Hey, once again, sa mga kaka-join lang po, kindly answer our pre-test before we start our session. Okay, good afternoon everyone. Maayong hapon sa inyong tanan. Hey, I can see familiar names who attended this morning's session. Thank you so much for joining us again this afternoon. So I hope we all had a nice lunch. Hey, so while the rest is answering the pretest, I would just like to run through with our webinar schedules. Okay, so sa webinar schedule na tayo. Okay, this morning we had our first session. Okay. Do you want to build an archive, an introduction to core archival functions? This was delivered by Dr. Ira S. Buenrostro Cabab, Assistant Professor of SLIS, UP Diliman. And this afternoon, we will have the introduction to gender sensitivity for librarians to be delivered by Ms. Maria Gichelle A. Cruz, Gender, Social Inclusion, and Participatory Media Consultant. Tomorrow, we will have another session in the morning that is... Okay, nasaan na? For tomorrow, okay. So, at 9 o'clock tomorrow, we will have Improving Library Services Using Google Collaborative Tools. This will be delivered by Ms. Maricel C. Paya, Knowledge Management and Information Technology Service from the Department of Health. And for our third day on November 12, we will have two sessions, one in the morning and one in the afternoon. The first session will be How to Speak on a Digital Stage and Capture the Limelight. This will be delivered by our very own director, Richard P. Borgos. And at 2 p.m., the talk will be entitled Control Your Records Before They Control You, the Basics of Records Management and Records Control, to be given or to be discussed by Mr. Martin Julius V. Perez, archivist from the Department of Foreign Affairs. So you would note that there was a change of schedule due to unforeseen events. So sa mga nagtatanong po, you can choose which session you would attend since the e-certificate will be provided for those who answer the feedback or evaluation forms at the end of each session. Okay? So here are our webinar house rules. Okay. So first we have keep your microphones on mute. And then for our Zoom participants, please use the Q&A feature for questions. This can be found at the lower right corner for laptop users, while for mobile phone users, it would be found at the upper right corner. You may chat your questions while the talk is ongoing. And for our Facebook live streaming viewers, you may just comment your questions. All questions will be consolidated and answered by our speaker at the end or during the Q&A portion. Okay. So this afternoon, before to recharge our batteries, we will have an energizer to be facilitated by our newly promoted science research specialist, Ms. Keishan Yunis M. Romulo. Take it away, Keishan. Thank you very much, Ms. Irene. Ano pinlog mo pa? So, ba't ako naka-zoom? Okay, so let me share my screen. We'll be using menti.com again. Oops, sorry. Not that one. Mm-hmm. Dear.
So go to menti.com. Please encode 5757902. So for our prizes, we will have three winners. First winner is going to GCash po ito. So 200 pesos or 100 pesos. Announce po namin later kung magkano po ang inyong prizes. So sige po, join us even on Facebook Live. Just go to menti.com and encode 5757902. We'll start in siguro mga 2 minutes. So let us wait for the others kasi sayang naman yung chance to win GCash. Lahat po ba? Do you all have GCash account or we can also transfer bank transfer? Ang dami nila. Nakakatuwa. 75. How many? 75? Ah, 100. Okay, 102. Alright, so let's wait for the others. Our interpreter, ma'am, pwede ka pong sumali. Participants. We are expecting around 200. Yes. Participants. And about, yes. O, pang Shopee daw tomorrow, 11:11. So for our first prize, 300 pesos, second, 200, and then third, 100 pesos. So kung may way po kayo ng verification sa mga nicknames nyo, please screenshot and show it to us later. Proof na kayo po yung nanalo. Alright, we're 174. I think we can start. Facebook people. I think they're ready. So, okay. Let's start. Yet. Kailangan po dito mabilis. Mabilis ng pindot. Our mechanics is guess the country using emojis. There will be three to four emojis that will be shown. And then, guess the country. There will be three choices. Parang multiple choice lang naman po. Okay. So, let's start.
There, question. We only have 5 questions. Sa phone po kayo mag-answer. Ten seconds. Ayun. So the answer is Argentina. Ang daming Brazil. Okay, so there are 36 na answered Argentina. So let's see, sinong top 3? Bakit? So, Nat is our first. Next is Michelle, and then next is Marlon. Okay, so ready for the next one? Okay, 1, 2. Ready na silang pumindot. Alright, there's 4 emojis. Clue, member siya ng European. Five more seconds. It's Austria. Sorry, mahirap po ba? Okay, let's see. Let's see who made it to the top 3. Still not. Ikaw ba to not? Alright, so it's number 1, Nat. Number 2 is Dell. Number 3 is Paperclip. Habol po tayo. For question number 3, actually hindi siya question, no? For our country number 3. 5 seconds. All right. So it's Ecuador. Mukhang Philippines, no? May sea turtle, may bananas. Again. Oh, so top 3. Wow, napalitan si
May bago. Not paperclip and padet. Sino ba to si not? Alright, next one. This autobahn. It's Germany. Wow. Parang yun ang pinakamaraming may tamang sagot. Wow! Bakit? Ano nangyari na? So, number one is Paperclip, Marlon, and Del. Del is back. Last question. So the answer is Indonesia. So let's see who is our top three to receive cash prizes. Paperclip, Del, and Net. So, kung okay, please message us your Facebook name or email us your phone numbers, or if you don't have GCash account, maybe we can bank transfer it. Again, thank you very much for participating. Okay, so congratulations sa mga nanalo. Okay, so again, kindly email us your Facebook name or your contact number. If you have GCash account, you can also send us para doon na lang namin isi-send. If not, if you prefer load, you can also email. Send us through email na lang kung ano yung preference nyo. Okay, so napaisip po ba tayo with the guess the country? Okay. So, this afternoon's session is entitled Gender Sensitivity for Librarians. Hey, so ready na ba tayo? Okay, so our speaker for this afternoon's session is a gender, social inclusion, and participatory media consultant with 20 years of professional experience in participatory design and conduct of several research and extension courses or programs aimed to promote empowerment and social transformation in targeted communities. As a gender equality and social inclusion or GESI consultant, she has extensive involvement in the following. Okay.
participatory JESSE assessment and analysis, GAD agenda in gender or JESSE action plans, design and conduct of customized GAD or JESSE related training programs, both basic and advanced courses, development of GAD or JESSE related training programs, development of GAD or JESSE integration strategy framework and sector-specific gender-related toolkit. This is the Enhanced Gender Mainstreaming Evaluation Framework or the GMEF, kung familiar po kayo. Included din po sa toolkit yung sectoral GAD modules on health, climate change, adaptation and mitigation, security, justice and peace, etc. Also, she has extensive experience in project management oversight and implementation of gender programs. She also has been a resource speaker and a learning service provider and or session moderator or facilitator in several international and national events covering women and gender-related advocacy activities. And finally, she provides technical assistance and advisory support on GAD mainstreaming in governance and or gender or JESSE integration in program design and implementation. She is currently the gender consultant for the development of the measurement, reporting, and verification or MRV plan for the Philippines National Determined Contribution or NDC under ECLEI Local Governments for Sustainability Southeast Asia Incorporated, and the ongoing Oxfam COVID-19 Rapid Gender Assessment Report. Her previous work include providing technical assistance in integrating gender equality, disability, and social inclusion or JEDSI in the four pillars of Human Resource Management Program of the Civil Service Commission and gender analysis of the ADB project on the expanded social assistance project or the ISAP for the Pantawid Pampamilyang Pilipino program. Okay, please welcome our speaker, Ms. Maria Gichelle A. Cruz. Magandang hapon sa inyong lahat. Am I audible? Hi, ma'am. Yes. Hi. Audible ta? Audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you very much. So, I'm just gonna... So magandang hapon sa inyong lahat at kinagagalak ko pong makasama kayo. First and foremost, I wanted to congratulate the training team, no? Napakaganda po ng tinitingnan ko. I was observing how you're doing it. First of all, I wanted to thank Roda, no? I wanted to say hi, clap my hands for the deaf community, no? I think it's very commendable, ano? It's very commendable that you are very much inclusive in the way that you are giving this webinar, no? Especially for among our targeted beneficiaries, there would always be people, individual, vulnerable individual and communities that would be at risk, no? Kaya napaka-importante po, no? At nakakatuwa because I also have deaf community na ina-advocate, kaya masayang-masaya po ako na may mga ganito po kayong initiative. Secondly, no, nakakatuwa yung mga games na binibigay nyo kanina. I know that you all enjoy and it's providing practical gender needs kahit papaano, no, yung mga, and at the same time natutuwa yung mga tao, no. So very good, no. I wanted to congratulate the DOST-Science Technology Information Institute for, you know, taking the extra mile in taking care of your participants, even in a webinar setting. That's actually very, very commendable. Now we will be starting now with gender sensitivity and awareness for librarian. I actually tried to tweak the presentation, no. Unfortunately, hindi po ganun kalami yung nakita ko mga literature pa, no, sa gender studies pagdating sa librarian. Pero I'm sure baka meron sa mga thesis, no, but which is not really accessible when you're just researching online. But
But at the very least, we will try to cover gender concepts, no? Review of gender concepts as it applies to our daily lives. Dapat ganun natin makita yung gender. We're so familiar with gender issues and concerns every day that actually we don't become very sensitive. Not all of us becomes very sensitive to it. But it's an everyday life. Ano? It's an everyday way of life for most of us. So I'm hoping that at the end of the session, for those of you who have attended GLAD orientation or gender sensitivity training, let it be a refresher hour for you, no, as I walk you through the gender sensitivity and awareness. And at the same time, no, for those who are here for the first time, no, let it be an opening for you to join diversity, people, tolerance for, you know, different personality, different context. So let be an invitation for everyone, especially at this most difficult period of our global community, no, that we help each other, at least at the very least, become sensitive, no, sensitive to one another. So let me start, no, with the presentation. Thank you very much again for inviting me here. Okay, so katulad po ng ilang gender sensitivity training, diversity courses, I wanted to invite you as I welcome you to Planet Gender Sensitivity Webinar, no, na PROMD, no, we'll be having the PROMD approach, meaning, no, as much as possible, kahit po webinar series ito, will make use of participatory medium provided, such as your chat box, no, and if you have some questions and answers. So I will also, during the open forum, or if you wanted to provide some opinion and it cannot wait, no, and there are differences of opinion, it's important that we also ensure that we respect each other's opinion. One of the characteristic of gender is that it is context specific. You know, what may be my gender issue may not necessarily be your gender issue. So it's important that we share openness, no? Iba-iba tayo ng konteksto, iba-iba tayo ng pinanggagalingan, and it's very important that so that we can coexist, no, with one another, we are also being mindful, no, we also share mindfulness to one another, no, may malasakit tayo dun sa isa't isa, may pakialam, ano, we kaya yung mga house rules na sinasabi sa atin kanina, no, part of that is also being mindfulness. And you know, there may be things na we may differ, no, tama yung sinabi ni Nina, happy, no, should no, and then there may be times that we will have different opinion, different perspective, no, ang pinaka essential dyan is that we can discuss about it, we can talk about our differences, and at the end of the day, no matter how vary yung mga differences natin, it's all about looking at the common denominator. What is the common good? So at the end of the day, no, at the end of the session, let's look at what can be done, no, at the personal and organizational level when we talk about walking our talk, no, walking our talk to God mainstreaming, walking our talk in the promotion of gender equality and women empowerment. What does it really mean to us? No, yun yung ano, so PROMD, no, PROMD approach po tayo, no, pagdating po sa gender and development, no, sa gender sensitivity webinar na ginagawa natin ngayon. Bagamat this will be very very simple time, no, maliit na oras lang, no? Little time lang ibibigay natin, but I hope that we can contribute to the webinar participants in terms of identifying gender issue and, you know, reflecting how can it be responsive in your own organizational procedures and processes, and at the minimum level sa inyong library, no, kung kayo ay nandiyan, ano yung mga pwedeng gender sensitivity programs sa pwede nating simulan. But to be able to do that, we must have an appreciation first of the global and national priorities and concerns relevant to the promotion of gender equality and women, including women economic empowerment, no? So we will also look into basic understanding on gender as a social construct,
why does it reinforce and perpetuate gender-based inequality intergenerationally, yung mga problema ng mga magulang natin, ninuno natin, hanggang ngayon problema pa natin at hindi natin alam kung hanggang sa apo-apo sa tuhod ay ganun pa rin yung mangyayari, no? And hopefully, no, we will be discussing the GAD framework. Ano nga ba tong gender and development na ito, kung saan meron tayong pananagutan, no, 5% of our budget should be applied, no, should respond to gender issues and concern of the organization. So what are the potential impacts of gender relations to library program intervention and services? So titingnan natin yung mga familiar and unfamiliar situations natin sa library. We will try to reflect as we discuss gender issues and concerns. Okay? So dito po tayo, no, I'll walk you through right now to the basic global and national policies when it comes to gender mainstreaming. First is the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, or the CEDAW, no? Itong CEDAW natin, ito yung pinaka umbrella, no, pinaka unang lumabas na batas pagdating sa pagsusulong doon sa mga iba't ibang uri ng diskriminasyon at pang-aabuso sa mga kababaihan sa buong mundo. No? This is not just a Philippine concern, it's a global concern. All over the world, no, yung ating kasaysayan sa Ingles ay history. No? History, basically, it's really written from the vantage point of the male na naunang nabigyan ng pagkakataong maging bahagi ng development processes. Sila yung nakapag-aral, sila yung mga naunang mga pinuno, sila yung mga naunang gumawa ng batas. So you know, kaya makapansin natin yung mga batas natin, ano, ang mga articulation ay die mankind, no, men, yun ang palagi, no, yun ang kaya meron tayong articulation dun sa use of gender fair language and images, kasi ganun siya, no, except sa ating ano, sa for example in the Filipino culture, wala tayong he at she, at ang ginagamit natin ay siya. But because, you know, there are also colonial influences, so meron ding binabago, no, sa ating pananaw. Paano nga ba ito? But again, no, there are also existing harmful cultural practices happening in our own country. So isa yan, no, isa yan sa maraming dahilan why women and men, no, but mostly women social movements come together to declare, no, that the development process should now include women. And so the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women was mainly established so that each country, you know, will have their commitment towards the elimination of all forms. So sa Pilipinas, nagkaroon po tayo ng local translation ng CEDAW, which is the Magna Carta of Women. So that is in the 80s, ano, 70s, may social movement na, 80s, ano, binubuo na yung Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Come 1990s, nagkaroon po ng isang platform for action, no? Given this elimination of all forms of discrimination, what do we do? How do we act in terms of eliminating, no, this problematic practices, no? So the Beijing Platform for Action was the first international body that identifies gender mainstreaming as a national strategy. During the Beijing Platform for Action, the Philippine government also crafted 1995 to 2025, 2020, so that's a 30-year, no, development plan, Philippine Plan for Gender Responsive Governance. So kung makikita nyo, noon pa man, no, 1990s pa, meron na tayong sinasabing gender mainstreaming as a national strategy. Ang problema, no, nung panahon na yon, so for example, yung tinatawag nating national machinery ngayon, which is the Philippine Commission on Women, ang tawag dyan nung araw ay National Commission on the Role of Filipino Women. At ang kanyang trabaho is mainly legislative advisory, no, dun sa mga policy
policy involving women empowerment, no, and at a certain extent, no, gender equality. Pero nung mga naunang panahon, mas women, no, mas women talaga yung focus. Hanggang ngayon, meron pa rin tayong affirmative action for women, but we are becoming more inclusive, nag-evolve din yung ating gender equality work, no. And so during the Beijing Platform for Action, na-strengthen yung mga mechanisms ng mga national machinery such as PCW, you know, at that time called NCRFW, to take action, no, to take lead action in terms of the 12 broad stroke of action in partnership. Again, no, kahit wala po yung PCW, NCRFW, may mga civil society organization, may mga women's movement, may mga academic interest group who are working towards the promotion of the Beijing Platform for Action. Ang magkagandahan lang na to, no, nagkasundo-sundo yung mga bansang nag-commit dito na gawing batas, no, gawing yung gender mainstreaming as a national strategy. Pero kung tutuusin, ngayon po ay 2020 na, no, we have 25 years already from the time we drafted the Philippine Plan for Gender Responsive Governance. Pwede nating pag-isipan na, no, noong 1995, yung mga sa inyo siguro, iba sa inyo, batang-bata pa, no? Pero yung mga iba na may mulat na noong mga panahon na yon, ano ba yung mga nakita nating mga pagbabago tungkol dito? So sinabi ngayon ni Romel, ano, yung CHED, no, meron na siyang gender mainstreaming policy, no. Ganon din po yung DepEd, no, they have also gender responsive education policy. So 1990s yan, ano, Beijing Platform for Action 10 plus 2 broad stroke of action. Yung plus 2, nadagdag yan kasi nag-revolutionize din yung information technology natin. At bahagi dun sa prosesong yan, yung library systems natin, no? From yung masyadong traditional na library, no, naging information science, no, and it also revolutionizes, and that also forms part, no, dun sa Beijing Platform for Action, yung access to ICT, no, that's also one identified area. So come the 2000, no, year 2000, nag-isip-isip na naman yung global community, oh, ito na yung ginagawa nating action, no, Beijing Platform for Action in terms of, you know, our commitment to CEDAW and other development outcomes. Ano ngayon yung mga targets natin, no? So from 2000 to 2015, we have the Millennium Development Goals which shared 8 targets. 8 yung target niya, no? At very specific talaga yung mga consideration sa gender equality, sa women. In fact, yung MDG number 5, nandiyan yung usapin ng mortality, no, reducing the mortality and morbidity rate of women giving birth. Na dapat, no, ang commitment, for example, ng Pilipinas ay for every 100,000 live birth, dapat ang namamatay ay 52 kasi mataas yung bilang ng namamatay ng babaeng nagbubuntis sa panganganak. So nagawa ba natin ito, no? From 2015 magre-report na ang Pilipinas, pero mga istatistika natin, no, if I am recollecting it right, for example, in 2009 we have 196, no? So 2011 221. So hindi talaga natin naabot yung ano, yung 52, no? But then, no, maraming mga lumabas na programa at asahan po natin to, no, tuwing meron tayong mga international commitment at malapit na yung ating international commitment at sa in terms of our reportorial duty, may mga lumalabas na programa to advance this interest kasi nga affirmative action ito. Kung matatandaan nyo, under MDG, merong isang nilaunch na programa, and this is also in response to the MDG. Ito yung Pantawid Pamilya Pilipino Project. So if you're familiar with the 4Ps, 2011 po siya, nilabas, ano, nagsimulang lumabas, at talagang sinundan niya, no, paano magkaroon yung poverty, no, kaya conditional cash transfer yung kaniyang ginamit na mekanismo, and at the same time paano ma-ensure yung mga babae na pumunta sa opisina na ang bata ay makakain ng maayos, no, at makapag-aral. So those kind of conditions na sinet nila sa Pantawid Pamilya Pilipino Program in order to
to manage, no, the gap dun sa poverty, no. So it's a poverty reduction mechanism, which eventually right now, dati siyang programa na elevate na siya into a policy, into a law. So ngayon, hindi na siya isang proyekto lang. It's an ongoing flagship program of the Department of Social Welfare. So yan yung under the MDG, no. Nagkaroon tayo ng mga ganyang klaseng mga initiative. So nag-end na naman, no, as MDG, very concrete yung gender, no, as a cross-cutting team across all the Millennium Development Goals, of which MDG number 8 is Partnership for Global Development. Come 2016, no, tapos na yung 2015, 2016 to 2030, another 15 years, so you can witness, no, sa development planning na sinusundan natin sa buong mundo, no, so at the macro level, merong mga ganitong nangyayari at nagko-commit, no, nag-express ng commitment yung ating bansa to pursue, no, whatever interest that we have in the promotion of women empowerment and gender equality. So come 2015 to 2030, from Millennium Development Goal, we enter the new era of Sustainable Development Goals or SDG. So doon sa 8 goals, no, 8 goals, naging 17 yung goals. And at the same time, itong 17 goals na to, gender equality and women and climate change becomes a cross-cutting theme. Kasi nagkaroon na ng mga pagbabago, no, sa bansa natin, bunsod ng typhoon, disaster, no. So yung vulnerability ng mga tao because of the global warming is now becoming a concern. So what you do on your side of the world actually affects all of us. So yung ginagawang gender mainstreaming, no, since the 80s, the 90s, no, na in-strengthen pa nung 19s through the Beijing Platform for Action, ngayon ganito na rin yung direction ng climate change come 2015, no, although nararamdaman na natin siya nung year 2000, may bagyo nga tayo noon, ang pangalan na si Milenyo kung natatandaan niyo po. So gender equality and climate change now becomes a cross-cutting theme. Na kasi, no, lalong-lalo na pagdating sa usapin ng gender equality, in times of crisis, no, like disaster, conflict, yung mga gyera, no, and you know, COVID-19, example, no, yung nararanasan natin sa kasalukuyang buhay natin ngayon, no, yung COVID-19, gender-based inequalities intensifies. Yun yung isa, eh, no, kung bibigyan mo ng maraming pag-aaral. May mga pag-aaral na nagsasabing sa panahon kung saan nakakaranas tayo ng matinding krisis, yung gender bias and discrimination, no, na nararanasan at nakakaapekto sa ating development intervention ay mas lalong tumitindi at sumisidhi. Kaya importante, no, importante na binibigyan nito ng atensyon sa iyong ginagawang mga programa. At ngayon, no, katulad ng gender, binibigyan mo na rin na atensyon yung climate change. So you're also mainstreaming that. So sa ngayon, kasalukuyang nagpapalakas, pinapalakas ng Climate Change Commission yung kanilang mainstreaming approach din, no. So kung dati-rate 8 sa MDG, ngayon 17, no. So tignan natin, ano, kung tutusin, kasi library tayo, halos lahat ng yan, nagbibigay tayo ng ambag, no, in the way that we are providing our IEC material, no, in the way that we are making this kind of information accessible, in the way that we are also providing programs, no, ang library, ako po ay ano, mahilig sa library, bata pa ako, no, tawag, isa yan sa pinakapaborito kong lugar, no, at nakakatuwa, no, kapag yung library, minsan nararamdaman mo parang bahay mo, no, evolve na rin yung mukha ng library, yung dating stereotype niya na parang napaka-strict na lugar, ngayon may mga library kang mapupuntahan, may mga lounge, ano, so iba-iba na rin yung nagiging mukha ng library natin, and then it offers us information, may mga value-added services na ginagawa sa library. So, yung ating National Economic Development Authority, kung mapapansin nyo, because some of you are also a part, are working in the government, no? You may be in the library, but you're also working in the government. Meron pong mga specific indicators, no? Depende sa inyong mandate,
na tinutugunan ang inyong organisasyon when it comes to the Sustainable Development Goals. So sa ngayon po ay nasa 2020 na tayo, no? Magtatapos po yung ating commitment sa SDG by 2030. Katulad po ng nangyari no nung MDG na nagkaroon tayo ng programa sa Pantawid Pamilya Pilipino Program, no? Asahan po natin marami ding mga programa na lalabas, no? Para tayo ay makapagsulong ng ating commitment dito sa Sustainable Development Goals. And I'm sure no right now may mga iba't ibang mga programa nang nilo-launch in support of the SDG. So ngayon malaking bagay o example yung technology. So lahat na po ng yan ano, we are also looking at the 2030 agenda. Ito yung vision natin. We're doing this because by 2030, now taking into consideration ano ba yung nangyayari sa atin ngayon, 2020. Ha, gaano kalapit yung realidad na ito yung vision ng Sustainable Development Goal, no? To end poverty and hunger in all forms and ensure dignity and equality, no? Well, we are all working on this since 2016. Sa panahon pala ng COVID-19, ano, pwedeng magkaroon ng reversal lahat ng mga naging gains, no? And then yung ano, no, yung ensuring prosperous and fulfilling lives in harmony with nature. So merong ibang nagsasabi dahil sa COVID-19, no, nakahinga yung mundo, mas bumabalik na yung mga ibon dito sa Maynila, no. So again, no, yung importansya ng sana hindi dahil ganitong sitwasyon kaya nangyari ito, pero paano natin i-ensure na whatever we do for development initiatives, no, advancing economic growth, it is actually in harmony with nature. So kaya yung gender and climate change, no, as cross-cutting team. And at the same time, no, yung protecting the planet's natural resources and climate for future generation, because what we have today, what we enjoy today, we owe it to the next generation, no? No, hindi natin solo kung ano man yung benefits, no, kung meron ka man benefits na nararamdaman sa buhay mo ngayon, no, although ngayon medyo mahirap pa imagine yon, may COVID-19 tayo, pero hindi tayo laging may COVID-19. Dumaan tayo sa pagkakataong nagkakaroon tayo na i-enjoy natin yung civil rights natin, ano, yung you know, walking out without fear of retaliation or violence or getting sick, no, whatever. Pero paano natin i-ensure na mapapasa natin yung benefits that we have today to the next generation? So lahat po yan may accountability tayo. Bahagi ng accountability na yan yung protecting our planet's natural resources. Okay? And then at the same time, no, yung importante, no, yung how do we ensure peaceful, just, and inclusive society. So sa gender and development, madalas ang ginagawa dyan is consultation, no? Yung consultation natin na ginagamit natin, that we ensure na pag nagko-consult tayo, lalong-lalong na pag nag-God plan and budget kayo, both men and women, according to their various contexts and intersectionality. Ganun dapat, ano, may appreciation tayo na mabigyan ng visibility yung mga walang boses, no, yung mga hindi nakakasama. So that yun, yung peaceful, just, and inclusive society will also be realized. Napaka-importante, no, no? At tayo, kung kayo ay, you know, nabigyan ng pagkakataon, maging God focal point system or representative, dapat boses natin sila kung hindi natin sila nakikita. Nagkaroon ng pagkakataon na nako-consult natin sila at nadadala natin yung issue nila sa mainstream ng ating pagpaplano. Okay? So napaka-importante, no? And that will never happen kung walang partnership. Kung walang partnership for development. Kasi gender issues and concerns, just like climate change, no? Hindi siya madaling masolusyonan. It's not an overnight thing that I discussed to you about gender, maayos na yung gender issue natin. Kahit napakatagal lang may God planning and budgeting, no? Kailangan talaga na i-establish yung partnership, and that we are not working in silos. Hindi lang ang gawain ng God ay God focal point system lang. It's everybody's work, no? Even in our own family, in our individual lives, dapat pumapasok siya. So napaka-importante na ito, no? Lahat ng ito, kasi ano to eh, concepts to eh. Pero paano natin siya nilo-localize sa vision natin, no? Yung ating current administration, sinasabi niya na matatag, maginhawa at panatag na buhay by 2040. Yan ang ambisyon, no?
ng current administration. At inaasahan nila na by 2022, maitatatag nila yung pundasyon for inclusive growth, high trust, resilient economy, and globally competitive knowledge economy. Ito yung accountability na dapat na ma-deliver ng current administration kasi sila yung nagpangako niyan, no? Kasama whole of nation approach, no? Iba't ibang ahensya ng gobyerno nagsabi na ito yung ating tatayaan, no? By 2022, no? Kaya siguro nagkaroon ng build, no? Pinalakas yung pagbibigay ng mga solusyon doon sa increasing growth potential. No, there are three thematic areas. First is the malasakit, enhancing the social fabric. So it looks into the cognitive, ano, behavioral. Ano yung mga dapat na meron tayo, no, para ma-ensure natin yung sustainability na to. And then reducing inequality. Na kung magkakaroon man ng growth, no, dapat equitable, no. Hopefully hindi tayo an even level of development. Kaya kahit po sa mga kanya-kanyang lugar, napapansin nyo yung mga markets, ano, ini-expand na siya, hindi na lang siya, for example, dun sa town, no, nagkakaroon na ng mga one town shop, mga ganyan na. So how do we reduce inequality? And it is not just about economic opportunity, no, it's also about, you know, giving, you know, gender justice, climate justice, so yung mga klase ng mga ganung inequities, no. And then yung patuloy na pag-unlad, increasing growth potential. So ito ay napaka-holistic, no, kung titignan natin, no, but how do we actually walk our talk, no? Dapat yung gender and development, nakakatulong yan, no? Sa current administration, no, isa din sa mga accountability na dapat ibigay ay itong mga sinabi niya noong 2016 at 2017, State of the Nation Address, una dito, no, sinasabi niya yung protection of women's rights against human rights abuses, no? Ito ay sinabi ng administrasyon at yung pag-i-implement. Ito to sa magandang in-ensure, no, ngayon kahit barangay, no, although kailangan pa rin pong palakasin, marami pa rin problema, marami hindi pa rin nauunawaan paano gamitin ng God budget. Pero sinabi, no, may direct order i-implement ang Magna Carta of Women down to the barangay level. And at the same time, no, mabangis din, no, pagdating sa usapin ng reproductive rights and health, no. Lahat tayo, iba-iba yung mga pananaw natin tungkol diyan, ano, pero lahat tayo, no, nagkakaisa na walang dapat na sinasaktan dahil lang magkaiba tayo ng pananaw, ano. At lahat tayo nagkakaisa na dapat hindi namamatay ang mga bata or ang mga ina na nagbubuntis, dapat sila ay napoproteksyonan. Lahat tayo ay nagkakaisa doon. Okay? So, ang Magna Carta of Women, let it be clear to you also, no? Thank you very much po dun sa mga nag-message. Ano, ayan, no? I hope also na yung ating matututunan ngayon will help us providing information, no? And at the same time, may paliwanag din natin na yung gender and development, no? Let it be clear, we have an affirmative action for women, ano? Kasi talagang napag-iwanan. Kaya nga history, eh. Almost 40 years ago lang nagsimula sumama ang mga babae at nagke-create ng her story. Pero nung sumama ang mga babae sa development, hindi niya iniwanan na babae lang, no? Kasama niya ang lalaki, kasama niya ang kanyang anak, kasama niya ang mga iba't ibang batas, no, na sinulong niya, especially yung mga interest ng mga marginalized sector. Okay? So ganoon naman po, no, yun naman po yung naging kwento ng her story when women started taking initiative in development intervention. So yung gender mainstreaming as a national strategy na sinabi sa atin, no, nung Beijing Platform for Action pa, 1990s pa, sinasabi niya, no, malinaw to, no, women and men's concerns are integrated into the project program development cycle. Okay? Pareho yun, babae at lalaki. Kasi kaya nga hindi pa pwedeng nag-gender ka, puro babae lang nandyan. May magpapalaba tayo kung puro babae lang nag-uusap-usap, no? So napaka-importante, no, babae at lalaki according to the relevant social categories and intersectionality. Papaliwanag pa hong natin mamaya yan. Na dapat bago pa lang tayo gumawa ng proposal, ano bang epekto na to, no, kapag babae, kapag lalaki, kapag pregnant women, no, kapag matanda, kapag may kapansanan, kapag people living with HIV, no? So we think of this. So kung titingnan mo talaga yung gender, it's your malasakit lens, no?
ito yung malasakit na nagbibigay ka, no? Kung ikaw ay magulang, may 10 kang anak, alam mo yan, iba-iba ang ugali niyan eh. Kaya iba-iba rin yung pag-handle mo sa kanila. So ganun mo rin tinitignan yung proyekto, no? Na iyong ginagawa, no? Kasi importante sa'yo na lahat ay makikinabang, no? Lahat ay makikinabang that both women and men benefit equally and inequality is not perpetrated. Kasi somehow, we don't realize, no, that our spaces are actually gendered, no? May mga proyekto tayo na mas babae, kahit na di mo naman sinabing pang babae to, pero mas babae. O kaya mas lalaki yung nag-a-access. Pero di mo naman sinabing pang lalaki ito. And at the same time, no, there are also practices that are exclusionary, no? I mean, kaya nga very, I really commend that Rhoda is here and, you know, doing the sign language for the deaf. Kasi kung hindi mo yan bibigyan ng affirmative action, hindi magkakaroon ng opportunity yung mga deaf, for example, na maunawaan din yung ating sinasabi, no? I mean, for example, yung mga blind o yung mga challenge, yung pwedeng habang nagsasalita si speaker, pwede niyang maipaliwanag pa rin, no? Pero yung mga deaf, magkakaroon siya ng ano doon, ng problem doon. Okay. So napaka-importante yung how do we ensure that there are also equitable mechanisms so that people, you know, from, you know, of their various so GSC, sexual orientation, gender identities and expression, and sex characteristics, no, can actually ensure that they are part of the development process, no? So napaka-importante po na to. Okay, so balikan lang po natin ano doon sa gender as a social construct, no? Tingnan po natin, balikan natin yung mga concepts, no, na madalas, no, ito yung mga pinag-uusapan natin. Pwede niyo pong isulat no, sa mga nag-GST. Ano po ba yung mga madalas ninyong yung mga naka-attend ng GST? Ano yung pinaka natatandaan yung konsepto na tinuturo sa inyo? Can you write on the chat box, no? I wanted to see kung may mga kasama ba ako, no? I'm sure may mga iba sa inyo nag-GAD na, nag-GST na, no? Can you write on the chat box? Sorry. Ano yung mga naaalala nyong pinaka-important concepts na tinuro sa inyo ng GST? Pag nag-GST kayo. Okay? Pwede rin po sa mga dati na nag-GST, kahit sa mga taga, ano na, DOST, okay lang po. No? I just wanted to ask you right now, ano po yung pinaka-importanting concepts na tinuturo sa inyo kapag po kayo ay nag-gender sensitivity training? Because unfortunately, this is a webinar, I cannot conscientize you on that, no? Kasi may process po ang conscientization ng GST. But because you asked me to deliver gender awareness, no? Important, no? So sabi ni Lovely, yung equality of rights of every person regardless of gender. Now that's a concept, no? Lalong-lalo na sa GAD. Pero para mapag-usapan yung equality of rights, ano yung pinaka-basic na tinuturo ng GST? Anong pinaka-basic, no? Saan kayo nagsisimula? Okay, sabi ni Cassian, may use of language, awareness of gender issues, no? That's also one of the outcome intended natin. Eh, yung basic. Yung opposite ng gender feelings na yan. Ano yan, no? Difference ng? Okay? Ito yung madalas, no? Bago natin mapag-usap-usapan lahat yan, no? Yung gender and sex, no? Thank you. At lahat ng yan, no? Dahil dun sa usapin na yan, ng sex and gender, yung pagkakaiba, nagkakaroon tayo ng iba't ibang pananaw. Doon nagsisimula. Sa GST kasi, no, sa GST, dapat ultimately yung magiging outcome ng inyong GST process, masensitize kayo, no, na okay lang. Sinabi nyo kasi sa akin na ano ngayon eh, na live tayo sa Facebook, so hindi ako pwedeng mag-live ng salita. How we try to sensitize people, no, pagdating sa GST, no. But I hope, no, that after the pandemic, gawin nyo ito, no, magsipag GST kayo. Kasi importante na ma-sensitize tayo that it's okay to talk about yung tinitignan nating societal taboos natin, especially when we try to educate young children, no? Young children against bad touch at saka good touch, no? Lalo yan, ano, where nandito tayo, lalong-lalo na pag nasa opisina kayo, naiiwan yung mga anak nyo. So, hindi pwedeng, ano, no, yung shy-shy tayo sa pagsasalita kasi importante maturuan sila. At kapag nag-a-access tayo sa justice when it comes to sexual harassment, no, yung mga ganong incident, no, importante na people, you know, can talk about this, no.
I mean in a usual training that is, you know, very limited at alam kong hindi ito online, magsasalita ako, but because, you know, I don't want to offend anyone who is still in the process of not being ready, you know, and because this is webinar online that is accessible to the live, no, sa Facebook, then I will be very, very discreet, no, in the way that I will discuss issues of sex and gender. Okay? Pero, you know, ang aking message lang, kailangan maging comfortable tayo to talk about our biological sex, no? Using the specific term, especially kapag gusto mong turuan yung mga bata, ano yung bad touch at saka good touch, no? So that they can also protect themselves, and at the same time, no, yung bata, kapag nalaman nila na parang bad touch pala yun, they can speak to an adult, no? May ganun. So kaya napaka-importante na nasensitize din tayo, especially we are adult. Okay. Alright. So, okay. So ito pong ating ano, sex, no? Sex yung unang inaano natin, no? Marami nga nagkakamali dito eh. Ay, pagpunta ka sa bangko, ang nakalagay doon gender, pero nakalagay male and female. Ano? Hindi po yun ganun, ano? Pag gender, maraming-marami yun. Ang dapat po na identification dyan ay sex, no? Pero, yun, when you talk about sex, you talk about, you know, babae, lalaki, male, female, no? According to their biological sex, no? Nung pinanganak ka, ano yung biological sex mo? And you both have primary and secondary sex characteristics. And at the same time, no, meron ding similarities na meron ng babae at lalaki. So makikita mo yung vulnerability ng babae, ng lalaki, because of their primary, secondary characteristics. So dahil ang babae may ovary, no, siya talaga yung nagbubuntis. So nagtitake ka ng affirmative action sa panahon na siya ay nagbubuntis. Hindi mo siya pwedeng isabay, no, sa mga iba na hindi nagbubuntis, no? In the same way, may epekto yan, for example, sa batas natin. Kapag ang babae ay contractual, for example, sa panahon ng kanyang pagbubuntis, mawawalan siya ng trabaho at hindi yan guarantee na makakabalik siya sa trabaho, no? Kung contractual employee siya. Samantalang ang lalaki, kahit, you know, may asawa at may anak, hindi magkakaroon ng problema na matitigil sa trabaho, no? So again, because that's part of the primary and secondary sex characteristics. So may mga ginagawa tayong affirmative action pagdating diyan. Okay? So yung atin, ano, yung mga kalalakihan, for example, siya ay may testes, no? Yung related to sperm production, pwedeng isa sa kanyang biological health problem is yung prostate, ano, pagdating ng araw. Samantalang ang babae, may gynecological problem siya, no? Pwedeng the moment na kanyang mag-hit ang kanyang puberty, o minsan kahit hindi pa nga, nagkakaroon na siya ng mga problem dun sa kanyang ovarian cancer, no? And then yung breast cancer, no? Sa mga lalaki, ganun naman yung sa prostate cancer. Okay. So may mga pagkakaiba, no? May mga pagkakaiba yung anatomy natin. At may mga pagkakapareho din tayo. And those are part of sex characteristics that are primary and secondary to our nature. But among us, meron ding mga tao, no, na ang kanilang kondisyon ay tinatawag nating intersex. Okay? So intersex. So may mga babae, for example, no, siya ay may Turner syndrome, no, may missing female sex chromosome siya na hindi na develop o wala siyang ovary, no. May mga lalaki naman, no, excess male chromosome, Klinefelter syndrome, no. Nagkakaroon din ng mga ganito, at sila po yung mga intersex condition. Kung naaalala niyo po, no, I think, no, meron po nung 1990 si Nancy Navalta, no. Ganun, ano, she knew herself after Lydia De Vega, na napakagaling po na runner, ano, ang sumunod ay si Nancy Navalta. At nasa women's division siya, no, but until one day, hindi na siya pinapayagang tumakbo. And you know, that devastated her life. Apparently, no, she had an intersex condition. At later in her life, nag-develop into a male organ. Mas naging prominent yung male organ doon sa kanyang female organ. So ang hirap po kasi live tayo, hindi ako makapagsalita na ano. Anyway, you can research about that condition naman, no. So ang sinasabi po natin, napakahirap nung ng mga karanasan ng mga taong may intersex condition.
Okay? Dahil may mga iba sa kanila, no, hindi nagbabago yung kanilang condition throughout their lifetime, pero may mga iba sa kanila, mas nagiging prominent yung isang biological sex nila, no, as they grow older. And of course, it will, you know, affect, no, kasi iba na yung naging norming niya paglaki. May mga gender norms na rin tayo. So, but sa ating batas, no, sa ating batas, which is based on heteronormativity, ang batas po natin ay lalaki-babae, at para ma-consider tayo sa ating mga authenticated birth certificate, no, ilalagay natin babae o lalaki, no. Ang taong may intersex condition, siya lang po ang pwedeng magpalit, no, ng kanyang birth certificate. I-correct niya, for example, na ilagay sa kanya na siya ay lalaki, no. Pero siya ay intersex, no, at nakita na siya ay, you know, mas prominent yung babae at yun ang kanyang ano, no, so pwede niyang palitan, no, yung kanyang birth certificate. Pero hindi yan ginagawa, no. And many people who have intersex condition will not dare go out and tell the people I have intersex condition because of the gender bullying. Anong bullying na gagawin ng lipunan natin pagdating sa intersex? Sasabihin nila ay hindi normal, no. So it's very hard, no, for people to come out, no, when you have intersex condition. But under the law, sila lang po yung pwedeng mag-change, no, ng kanilang biological sex, no. Whereas, no, when we talk about gender, no, ito yung sex natin, binary lang talaga, no, babae, lalaki, kahit intersex condition ka, no, meron kang ganong sex characteristics, no, ganun pa rin, no, pagdating sa ating birth certificate, authenticated birth certificate, pipiliin mo pa rin kung ikaw ay babae o lalaki, no. This is, you know, clinical assigned sex at birth. Ganun yung ano yan, ano, okay. Pero pagdating sa gender, no, we are now what you called breaking the binary, no. We are breaking the binary. So you're looking at yung una natin pinag-usapan kanina, yung biological sex, pero pagdating sa usapin ng gender, pumapasok na si sexual orientation. Ano? Pwedeng biologically, no, lalaki ako, no. Ang sexual orientation ko, lalaki ako na may gusto ako sa babae. O kaya lalaki ako na may gusto ako sa lalaki. O kaya babae ako na may gusto ako sa babae, o babae na may gusto sa lalaki, o pareho kong gusto ang babae at lalaki, no. So iba-iba, no, yung ating mga sexual orientation, no. It will depend, no, and according to many studies, no, mga nasa library po kayo, pwede niyo basahin ito, no, yung sexual orientation ng isang tao will change across their lifetime. Hindi lahat ng tao iisa lang yung sexual orientation, no. Makakita po natin yan, no, yung medyo may edad-edad na umaattend ang mga alumni homecoming. Mapapansin niyo po pag umattend kayo sa alumni homecoming niyo, no, na yung mga pinakamaganda ninyo biglang pinakagwapo, at yung pinakagwapo nagiging pinakamaganda. So that would say na nag-change yung ating sexual orientation, and it's also supported by several studies, no. Ang problema mo kapag nagkaroon ka ng ibang sexual orientation na hindi conforming, no, yung tinatawag nating hindi siya gender conforming, at ikaw ay gender non-conforming, no, pagdating sa iyong sexual orientation, nakakaranas ka ng bullying, no. Hindi lang bullying, minsan gender-based violence ba according to your sexual orientation. Kwento ng mga bata, for example, ng mga batang Becky, no, nung araw, nilalagay sa sako, pinapalo, no, ha, para dumiretso, may mga ganyan, ano. O yung mga babae, no, na lesbiana, for example, i-rape para maging babae, no. So those are, you know, at the extreme level, nagkakaroon ng mga gender-based violence and hate crime, no. Yung pinapatay ba dahil sa kanilang sexual orientation and gender identity. Puntahan natin yung gender identity, no? So sa sexual orientation, no, marami, no, ang sexual orientation. At yung sexual orientation mo does not have anything to do with your gender identity. Okay? So kasi yung gender identity mo yun, it's how you think about yourself. And the same way, you know, your sexual orientation, saan ka nakakaramdam ng physical, spiritual, and emotional attraction, no? So you may be attracted, you know, to women, attracted to another woman, pero yung gender identity mo, no, ang tingin ang sayo, ikaw ay trans man, no, ikaw ay tawag na to babaeng pinanganak
pero ang yung identification sa sarili ay lalaki, so trans man, no? Trans woman, for example, ano, si ikaw ay lalaking pinanganak, biological sex mo lalaki, pero ang iyong gender identity ay babae, no? Si Bibigandang Hari, for example, no? Pwede rin ang gender identity mo, for example, biological sex mo, lalaki kang pinanganak, ano? Pero yung gender identity mo, trans woman ka, babae ka, no? You're a trans woman, pero ang sexual orientation mo, lesbian ka, no? Trans woman ka, pero ang attraction mo, nakakaramdam ka ng attraction sa kapwa mo babae. Okay? So that's also possible that you are a trans woman and you are also attracted, no, to woman. So kaya mahirap pong magkahon. I'm sure that some of you have a mind-blowing discussion. Ano ba itong pinagsasabi na to, no? Ano pinagsasabi na itong mga... Kasi ang gender identity po, ang nagde-define yan, yung may katawan. Okay? Hindi porket ako ay trans woman at ako ay mukhang babae at ako ay sinasabing babae ako, no? Ang aking sexual orientation ay nakadikta sa gender identity ko. Iba yung sexual orientation ko, no? Ang sexual orientation ako, kung kanino ako na-attract, no? At yung gender identity ko, kung anong tingin ko sa sarili ko. Okay? So may mga epekto iyon, ano. So isa sa mga gender fair language, no, na sinasabi natin ay yung gender conforming at saka gender non-conforming, as again saying ng feminine at saka masculine, no. Kasi parang we're breaking the binary, ganun yung evolution ngayon, eh, ng paano tayo mas maging inclusive. Kasi meron nga tayong, whether we like it or not, yung panahon natin ngayon, meron na talagang diversity of human sexuality and sexual orientation, no? Ganun siya. Pero yung gender expression, no? Ito yung how we demonstrate our gender, no? Pwedeng, ito yung feel mo rin, no? Nung bata ka, no? Medyo rock and roll ka, no? Tatao na hippie movement, no? So, lalaki ka, pero long hair ka, no? Yung gender expression mo ay gender non-conforming, no? In fact, no, nagpapalda ka nga, eh, kasi yun ang yung gender expression. Pero ang iyong sexual orientation, lalaki, no, attracted ka rin sa, no, lalaki ka na attracted ka sa babae. At ang gender identity mo, lalaki ka, no? So consistent 'yon, except yung gender expression mo. Kasi artist ka, you want to explore yourself and you don't mind, no, walking in ano mini skirt and, you know, wearing stiletto. Sino to yung nagsasayaw? Si Gardo Bersosa, di ba? Si Gardo Bersosa, nagsasayaw siya ng may, and then we understand that his sexual orientation and gender identity ay lalaki, no? So yun, no? So yun yung ano natin, no? Yung gender expression is, you know, a demonstration of gender, so let it not be confused, no, with your gender identity and sexual orientation. Now if you want to know more about this, no, I suggest you can get yung mga SOGI 101, no, SOGI SC. So here we're talking about sexual orientation, gender identities and expression, and sex characteristics. Okay, yung sex characteristics, ito yung kanina pinag-usapan natin sa intersex, no? And right now, we are all people of diverse SOGI. Lahat tayo iba-iba, no? Iba-iba. Diverse SOGI SC tayo. Pero among us, no, may mga taong mas nage-gender bully, no? Sabi natin, sa babae at lalaki, merong problem ang mga babae, no? May mga karanasan sila sa gender-based violence na matitindi. Pero hindi natin sinasabi na walang karanasan ng lalaki, pero mas maraming babae. Pero among the SOGI SC, no, may mga issues and concern na very particular sa lesbian, sa gay, sa bisexual. Yung T is transgender and transsexual. Yung transsexual, nagkaroon siya ng sex reassignment surgery, no? Kung ang biological sex niya ay lalaki, no, ginawa niyang babae ang kanyang biological sex, nagkaroon siya ng sex reassignment surgery. Pero sa bansa natin, ano, kahit na pinapalitan mo na yung ari mo, dati kang lalaki, naging babae ka, o dati kang babae, naging lalaki ka, hindi mo pwedeng palitan ang birth certificate mo. Okay? Sa ibang bansa, pwede mong gawin yun, ano, kasi meron na silang mga policy, no, na pwedeng pag nagpalit ka, no, pwede mo rin mapalitan yung biological sex mo. Parang ganyan. But again, there's a medical concern to that,
For example, no, kahit ikaw ay ikaw babae ka, for example, nagpa-reconstruct ka, no, nagpa-reconstruct ka ng biological sex mo maging lalaki, ang magiging sakit mo pa rin is gynecological cases, no. Mukha ka ng lalaki kasi transwoman ka na, no, lalaki ka na, pero pwedeng ang maging health problem mo is gynecological pa rin kasi biologically, babae ka pa rin. At the same time, ganun din yung mga lalaki, no? Na biological sex lalaki, tapos ano na sila ngayon, transwoman na sila, naging transsexual na rin sila, nagpalit na rin sila na kanilang ari. Pero kapag nagkasakit sila, no? Kahit na yung unang tingin mo, babaeng-babae ito, no? Pero yung sakit nila, may kinalaman pa rin sa kanilang biological sex, no? Sa pagiging lalaki. So, kaya sa field, for example, it's very important sa medical field na meron ka rin trans medicine, no? Kasi those are again emerging na discipline na lumalabas kasi we are now, you know, coming into this SOGSE. Lalong-lalo na yung mga bata pa lang, ano, nagtitake na sila ng mga ang kaibahan po ng transgender sa gay at saka sa lesbian, no? Ang transgender, nag-i-input na po sila ng mga hormonal replacement therapy, no? So kung ikaw ay transwoman, no, bata ka pa lang, nagpi-pills ka na para magmukhang kutis babae ka, no? O kaya nag-aano ka, nagpapareconstruct ka ng para mas mukha kang babae, nagkakaroon ka ng dibdib, no? Sa mga babae naman, nagte-take ka ng mga yung mga hormones para magkaroon ka ng muscles, no? Kasi trans man ka, yung identity mo, lalaki ka, and you also wanted to ano that. So may mga ano yan, ano? So yun yung kaibahan nila, no? Yung introduction ng hormonal replacement therapy na ginagawa ng mga transgender. So yung queer naman is also very different, no? Kasi ang queer ay you don't want to be labeled, no? There are countries, for example, na napaka-importante na to dahil pag nandun ka sa bansa nila at sinabi mong lesbian ka o gay ka, ay lagot ka. No, like Malaysia, for example, hulihin ka dyan, no? Saudi, Middle East, no? So people sometimes came out, you know, as queer, not labeled, no? C is the what you call this, the politically correct term, no, for heterosexual. You don't, in front of, you know, the LGBT community that are progressive, we don't identify ourselves as straight. Straight kasi ako eh, no? That is parang sexist, no? Ang dating, no? Kasi sasabihin nila, bakit kami baluktot? Ikaw straight, parang ganyan. Ano? At ngayon, dahil may Safe Spaces Act ka, pwede ka nang magkaroon ng kaso, no? Sa sex slur, no? Bahagi yan ng Safe Spaces Act. So napaka-importante nyo na we are also more sensitive, for example. At least call the person by name, ano? So, ang tawag doon, no? Sa heterosexual, more politically correct term is cisgender, no, as against transgender, no, yung kanyang biological sex is not aligned with the gender identity, sexual orientation, no, parang ganon. So transgender, no, and then cisgender, no, yung alignment naman ng biological sex sa kanyang sexual orientation, gender identity. Okay, yan yung I is the intersex. Okay, so yan yung malaki yan na usapin, ano? So, at dahil dito, nagke-create ito ng tinatawag na iba't ibang gender norms. Pag babae ka, may inaasahan sa'yo bilang babae, no? Tagapag-alaga, nanganganak, no? So may mga ganung mga traditional gender role na kahit ikaw ay nagtatrabaho na sa opisina, no? Pareho na kayo nagtatrabaho, kung mag-asawa man kayo, domestic partnership. Pagdating sa bahay, no, mas inaasahan ka pa rin, no? O kaya pag may kailangang umabsent sa school dahil sa anak, no, sino ba yung mas aabsent sa inyong dalawang mag-asawa, no? So sino yung mas importanteng may trabaho, no? May mga ganun, ano? So may mga kaakibat na situation na gender norms dahil yung lipunan nagdidikta paano ba kumilos ang babae at lalaki sa lipunan, no? Sino ba yung dapat nabibigyan ng opportunity? For example, pag driver, no? Kahit nasabihin mo pwede nang nagda-drive ang babae at lalaki, sino ba yung mas tinatanggap nating driver?
pagdating sa opisina. Sino ba yung mas tinatanggap nating secretary, for example, no? Pag sa opisina. Pero pag pumunta ka sa matataas na posisyon ng gobyerno, cabinet secretary, for example, mga ganong level, sino naman yung ina-assign nating secretary doon? Ano? So again, ano, makikita mo may gender dimension yan. No? Again, going back to the more traditional, no, micro situation sa household level, yung iba't ibang gender differences natin, nagki-create ito ng gender constraints and opportunities sa isang tao, no? Kung ikaw ay babae, no, paano ito nakaka-create ng constraints and opportunities sa iyo pagdating sa trabaho, no? Pag ikaw ay nagbubuntis, for example, ano, paano ito nagki-create, o pag ikaw ay maraming anak, ikaw ba yung, ito ba yung panahong absent ka ng absent at nabibisit na yung mga ka-opisina mo sa iyo, no? Lagi kang wala. Okay? Or kung ikaw naman ay lalaki, no, at marami kang responsibility, no, ano yung mga constraints and opportunities, no? Halimbawa, no, yung mga pag ikaw ay inaaya, no, hindi ka naman talaga sadyang mahilig lumabas o gumimik, no, mahirap tumanggi, no, mataas yung gender bullying sa lalaki, o kaya kung ikaw ay nakaranas ng gender-based violence, sexual harassment, no, paano kumikilos ang isang lalaki in response to sexual harassment, no? In many cases, parang it's being treated as a joke. Na kapag ikaw ay ano, nagsalita, no, parang i-gender bully ka minsan ng kapwa mo lalaki, no? So it's very very difficult also, no? So pareho tayong nakakahon. Pero dun sa pagkakakahon na yun, sino yung mas nakakaranas, sino yung mas nagiging vulnerable, no? Kailangan nating i-address 'yan through our gender God plan and budget. So yun yung sinasabi natin. So sa gender roles, no, ang kahon ng lalaki, productive role, no, mas madalas sila yung kumikita at the visible sector. At yung babae naman, no, dahil siya'y nanganganak, no, kinahon siya sa kanyang reproductive role, yung pag-aalaga sa bahay, pag-aalaga caregiver, ano, so parang ganyan, ano. Pero pareho na rin silang may community role. Pero dun sa kanilang community role, for example, pumunta ka sa barangay, makikita mo merong valuation, no? Sa barangay natin, for example, no, kayo naman siguro ay familiar sa mga tao sa barangay nyo. Meron tayong tinatawag na barangay tanod. Ano, karamihan sa mga barangay tanod ay mga lalaki. Diba? Yun yung karamihan. So, meron na rin siguro, no, yung mga iba-iba na yung barangay tanod nila. Pero traditionally, mas marami pa rin barangay tanod na lalaki. At ito yung nangangasiwa sa security, no? Meron naman sa mga babae, no, yung mga purok leader, kadaraniwan, mga babae yan, mga volunteer. Ang tawag dyan ay mga volunteer home, barangay health worker. Iba po yan sa kumadrona, ha? Kasi ang kumadrona ay talagang sinesuelduhan yan, ano, na meron talaga yung regular na funding, ano. Pero yung mga barangay health worker, no, usually mga proc leader ng mga babae, para silang barangay tanod na ano rin, honorarium base, no. So, tatanungin ko kayo, sino po ba ang mas importante sa barangay, no? Ang barangay tanod na siyang nangangasiwa ng security o ang mga barangay volunteer health worker na siyang ini-insure naman, no, na yung mga health concerns ng community, no, ay naibibigay. Okay. Pwede po ninyong ilagay sa webinar chat, no, para ko lang mabasa kung sino po yung nakikita nyong mas vote, no. Sabi ni Luis, vote, oh, na ako rin, ano, talaga naman, oh, wala tayong itulak kabigin sa kanila, pareho silang importante. Pero lagyan po natin ng gender lens yung valuation. Sa inyo pong palagay, no, dahil sinabi natin pareho silang importante, no, sino ba yung mas binibigyan na mas mataas na honorarium? Si barangay tanod o si barangay volunteer barangay health worker? Kung meron po kayong alam, sino po ang mas mataas ang honorarium na binibigay? Okay. Si barangay tanod o si barangay health worker? Okay. Okay. So sabi ni Veronica, barangay tanod. So makikita po natin, no, sa ganung pamamaraan, no, may iba na tinatanong ko, sinasabi nila barangay tanod kasi iyon yung kausap madalas ni Cap, no? May ganun naman. So, yun din, no? So, basta importante po pag pinag-usapan natin yung barangay health worker, these are the volunteer proc leader, ha? Hindi po ito yung kumadrona. Kasi yung kumadrona talaga pong may budget yan galing sa DOH. Okay? So, yun po, no? So, makikita po natin iba-iba because gender is really very context-specific. But
predominantly, no, mas marami pa rin mga barangay tanod yung mga matataas. Maganda pong magkaroon ng pag-aaral dyan. Ano? And meron na rin po, no, for example, sa Baguio, no, yung barangay tanod naging lola. No? Lola ang ginawa nilang barangay tanod. Bakit? Kasi yung mga batang nagga-ganggang war, no, mga lalaki, no, ibang gender norms ng lalaki, no, kapag pinipigilan sa away, nagbibirahan, no, so nagkakaroon din ng away. For example, yung sagot sa violence can be violence, no, dahil sa gender norms. So ginawa nilang lola kasi hindi nga nila mapasunod tong mga kabataan na to, no, pag lalaki nakikipag-away pa, no, nung ginawa nilang lola, yung mga lola kahit pagkukurutin at hambalusin sila, nagtatawanan yung mga bata at umuwi, no. So parang naging ni-leverage nila yung ganong norms para mas mapasunod nila yung mga batang umuwi sa bahay nang hindi sila nananakit, no, kasi mga lola yung nagagalit sa kanila. So I think, you know, those are very important when we do gender analysis. Nagkakaroon tayo ng leveraging actions. Pero sana yung leveraging actions na yun, it's not on promoting gender bias, stereotypes, and, you know, reinforcing yung problematic gender norms. Maganda po yung mga ganong level na nagiging very ano, innovative tayo dun sa ating approach. Okay, no. So, sa ating mga pinag-uusapan na to, importante, no, may lalaki, babae ka, no, pero tinitignan mo rin yung usapin ng social inclusion, which is the process of improving the terms on which individuals and groups may take part in the society. So, kung titignan nyo po yung inyong trabaho, no, hindi po lahat kayo may equal opportunity na nakapasok sa trabaho. Ganun po yun, ano, how do we ensure dun pa lang sa recruitment, no, yung blind hiring process natin, no, na hindi ako magkakaroon ako ng equal opportunity. So kung ako ay HR, for example, next year ay centennial celebration namin at gusto ko nang hindi absent sa akin, no? At may dalawang applicant ako, pareho silang magaling, no? Pareho pa nga silang cum laude at pareho din silang bagong kasal, babae at lalaki. O sino ngayon yung kukunin ko? Kasi gusto ko nang hindi absent sa akin kasi centennial celebration na namin. Okay. If that will be your consideration, no, yung gender norm sa sino hindi absent. Alam natin, no, na pwedeng ang mas umabsent sino, no? Pwedeng ang mas umabsent ay ang babae kung sakali, no, siya ay mabuntis. Hindi lang 'yon, ang babae may monthly period, no. Hindi lahat ng babae na may monthly period ay pare-pareho. May mga ibang monthly period ng babae na hindi nila kinakaya, nahihimatay pa nga tuwing monthly period nila. Okay? So may mga ganong consideration. So kaya we really take into yung mga affirmative action. So usapin pa lang 'yan ng babae at lalaki. Eh paano pa yung mga usapin, for example, kung ang mag-a-apply sa trabaho yung Muslim women na ang nakalabas lang sa kanya yung mata niya tapos naka-cover na yung buo niyang mukha, no? Kasi ganun ang kanyang kultura. O kaya yung mga apelyido na natatakot ka. Okay? So how do we ensure equality in hiring? At kapag ikaw na, for example, ay napunta andi dito pa ba ako? Okay. Ah, oh, sige. Alright. Yes, ma'am. Ah, okay, sige. Kala ko nawala ako. Go lang, ma'am. Oh, sige, thank you. Kung ikaw halimbawa ay ay nakapasok na sa trabaho, paano mo ma-ensure na magkakaroon ka ng opportunity to be hard in the plantilla item, no? I'm sure marami pa sa inyo wala pa sa plantilla item. Ano yung equal opportunity nyo na kayo yung ma-hire sa plantilla item? Ano? At kung ikaw ngayon ay nasa plantilla item na, ano naman yung opportunity mo para ikaw ay ma-promote sa trabaho, no? Halimbawa, magkaroon ng scholarship opportunity, no? Pupunta ka sa ibang bansa, no? What would be your reason for going and taking that scholarship and not taking that scholarship, no? And all others learning and opportunity na magbe-benefit sa'yo. Ano yung mga bagay, no, na pwedeng hindi mo mabigyan ng atensyon because you have gender norms, no? Example, caregiver ka sa family, no? Hindi ka talaga makakonsentrate. Gusto mong magtapos ng pag-aaral mo pero hindi mo magagawa, no? Ano yung consideration ng babae at lalaki, no? And knowing, no, na hindi lahat na nagtatrabaho ngayon ay aabot dun sa retirement age, no, na pagkatapos ng retirement mo, ay salamat, ako ay meron na akong surplus
money sa aking pagtanda, no? So again, no, those are so many considerations because some people will get out of work and there are so many reasons why they get out of work. And one of them, you know, some of them masaya, nakakita na mas magandang trabaho, but some of them hindi. Some of them may be related to gender issues, no? And this is why importante sa God planning and budgeting nyo, tinitignan din ang gender issues ng inyong organization. Okay? So yun po yung ating mga ini-ensure, no, na process natin na sa ating trabaho because we're also looking at social inclusion. Kung tayo ay yung mga work processes natin, ano, kung may PLHIB tayo na kasama, kung meron tayong mga Muslim community, no, ano yung workstation na binibigay natin sa kanila, yung mga performance evaluation standard natin, no, yung mga rail, those are very important consideration sa ating ano, even, you know, yung uniform policy. For example, sa Department of Social Welfare and DSWD, meron po silang uniform policy sa mga transgender people. Ganun din po ang Quezon City government, no? So iba-iba rin po 'yan, no? At lahat po 'yan, no, we also acknowledge that within groups of people with a common identity, no, meron pong intra-group differences. Among us may PWD, merong tawag dito, merong persons living with HIV, merong senior citizen, ano? So those are all very, very important considerations. So kung titignan mo yung gender, talagang ini-ensure niya, no, people of diverse SOGSC in their various social categories and intersectionality. So iba yung problema ng bata sa matanda, sa pregnant women, for example, no? So yun po yung ating consideration, no? At lahat po ng ito, nagki-create ito ng tinatawag nating manifestation ng gender bias. So isa sa mga manifestation ng gender bias, yung gender stereotype, sa Google po, pag ako ay nag-type Filipino men, Filipino women, ito yung bias ni Google. Pag Filipino men, lumalabas yung character. Pero pag Filipino women, lumalabas yung male order bride, no? So makikita mo pa lang online may mga bias because stereotypes exist in all society. Kung tayo ay may oversimplified assumption based on race, sex, age, then we are also guilty of stereotyping. Ay, yung mga taga-Bisaya, ganyan. Ano, yung mga taga-Maynila, ganito. Yung mga babae, ganito. Yung mga lalaki, ganito. Those are stereotypes. And in the media, for example, no, meron tayong usapin ng hypersexualization and hypermasculinity, no, kung saan na nasesexualize even yung mga kabataan, no, meron na silang mga pagtingin sa kanilang katawan, no, what is socially acceptable or not, no, as young as, you know, 11 years old, no, nagkakaroon na sila ng unrealistic ideas, no, ano yung maganda, ano yung hindi maganda, no? At nagkakaroon din ito ng mga concerns, no? Nagke-create din ito ng mga gender bullying incident, no? Sinabi po ng UN Women, no, na nakakapag-reinforce ng historical and structural pattern of discrimination ang ganitong mga stereotype. At bukod pa dito, may mental and physical integrity that deprive a person, no, of enjoyment and fundamental freedom. Maganda po yung ginabanggit din ng UN Women, no? This is to say na gender equality is looking at both men and women, including disadvantaged men, who in this case suffer from conforming to masculine roles of competitive and ambitious self-seeking. Mapapansin nyo po pagdating sa mga suicidal cases, no? Lahat man nag-iisip ng suicide, pero mas maraming na itatala na suicidal cases sa mga lalaki, no? Kasi may gender norms eh sa mga kalalakihan na inilalagay ang lipunan sa Japan, for example, 'di ba? Meron pa nga silang yung basta meron silang yung sinasaksak nila yung sarili nila kaysa mapatay sila ng kanilang, there's a culture for that. I'm sorry, I forgot the term, no? So, may mga responses po tayo diyan, no? For example, yung responses po ng Magna Carta of Women, no? Meron tayong God allocation of budget na nagpo-promote din tayo ng visibility, participation and leadership, no? Meron pong yearly, no, nilo-launch po natin, ayan, harakiri. Thank you very much, Luis, no? And you know, breaking gender stereotype, no? Katulad po ng tayo ito, kung nakikita niyo po yung mga 1 billion rising na ginagawa natin because we're saying no, ayaw namin ng gender-based violence, no? Sa education, sa
DepEd, for example, meron silang gender responsive basic education policy, no? Na tumitingin din dun sa nagiging role ng mga gender-based violence sa mga estudyante, yung mga grooming na nangyayari. Ganun din po yung CHED, ano? Meron din silang mga sexual harassment policy. So it's also about, you know, gender-sensitive language and images. And gender-sensitive language and images, it's about changing your thought, no? Kasi deconstruction, eh. Ito yung napunta sa isip natin, paano natin mabago para mabago din natin ang lipunan. Speech and action. Katulad po na to, no? Meron po tayong mga balita, hindi natin maintindihan bakit ganito kalaki yung picture ng isang kandidata, no? Anong ibig sabihin na to? Ano bang pinopromote na itong Philippine Daily Inquirer, for example, no? Ito po ay galing sa kinomentuhan noon ng isang senador. Okay, ito po yung mga usual transcript natin, ano? Pag nagsusulat po, no? Nagsusulat tayo ng mga nababasa natin sa dyaryo, she was raped, no? She was walking at night and she was raped when it happened, mga ganun, no? So, why not, no? Why not deconstruct, change your thought, speech and action, that instead of writing she was raped, the writer, no, wrote he raped her. So giving more accountability sa perpetrator and avoiding victim blaming on the part of the victim survivor. So ganun siya, no, importante yan, ano, kasi it changes, eh. Oo nga, no, dapat talaga ang sentro ng usapin dito itong ng rape na to, eh. Kasi ito yung masama, eh. Ito yung dapat na nabibigyan ng atensyon, paano siya hulihin, magbago. At hindi yung taong nasi-sensationalize, nabibiktimize, and rape na nga siya. Mga ganun ba, no? Ganun din, ano? Instead of saying, no, protect your daughter, i-protectionan mo, no? Or protect your son, why don't we say and give more accountability, no, to the perpetrator and say, educate your son, educate your daughter. So those are very, very important, you know, in changing the way that we think, you know, are thinking, no? Marami po tayong mga pwedeng maibigay sa library, no? Like yung mga child readers, library collection, no? G-books, no? Those are very, very important consideration. Pwede na rin po tayong mag-download ng Gender Fair Media Guidebook, no? Ginawa po ito ng iba't ibang ahensya kasama ng Philippine Commission on Women para po magamit natin. I hope that can be made available also sa inyong library. Plus, no, we can have a more inclusive media. Mapapansin po natin, nagbabago na rin ang mga panahon ngayon, ano? Meron na po tayong mga, ano, yung mga my hair, my wear, celebrating uniqueness. Dati-rata, yung pamilya, kailangan pareho para sabihin natin maayos ang bata. Ngayon, sinasabi natin, kahit magkahiwalay, pwede pa rin makapagpalaki ng maayos na bata kesa naman, no, nag-aaway, exposed sa violence, murahan, saksakan, tapos pipilitin yun na na-expose yung bata. No? So again, napaka-importante na adult, no? So this is what is telling na parang breaking yung sinasabi na kapag ikaw ay galing sa broken family, hindi ka magkakaroon ng masayang childhood ng pamilya mo. O kaya yung women in non-traditional role, no? Katulad ng women police dito na nanay pa rin siya. At dati-rate si Ariel, no? Kapag gusto mong tumulong sa yung asawa mong si Ariel, hindi mo mapatulong maglaba, so ginawa mo siyang sabon, no? Pero ngayon, no, si Ariel na asawa mo, tumutulong na sa iyo maglaba. So may mga pagbabago na nakikita mo, more and more women now, men rather, are being engaged in unpaid care work at home, no, doing domestic work. Okay, meron po ba kayong active collection ng mga reference material sa inyong library? So kung meron po kayo, pakisagot nyo lang po sa ating chat box, yes, no, or I do not know. Okay, then babalikan ko po ang inyong sagot. Okay, thank you very much po, no? Okay. So, yun po, no? Ang encouragement ko po, no? Maraming salamat dun sa mga sumagot ng yes. Yung mga no, pwede nyo pong i-charge, no, sa God plan and budget nyo if you're going to get yung mga gender-related materials for your library. Okay, multiple burden, ano? Ito yung pangalawang gender bias. Yung una natin is stereotype. Pangalawa is multiple burden, no? Yung patong-patong na gawain. Na lalong-lalo na pag indigenous women ka, no? Pag iba yung level ng intersectionality mo, mas nagkakaroon ka ng patong-patong na gawain. So pangkaraniwan, sabi po sa pag-aaral ni Amarilis Torres noong 2011 pa,
kangkaraniwan daw ang mga kababaihan nandun sa child care, no? Siya pa rin nangangasiwa sa bahay, unpaid care work. Sa household management, siya pa rin yung madalas, ano? At kapag may mga small-scale livelihood businesses sa bahay, no? Yung mga dikit-dikit, tahi-tahi, no? And then family-based production, yung mga pagtatintani, madalas din siya nandoon, no? Itong unpaid care work na tinatawag. At kung gagawa man ng trabaho ng babae na unpaid care work na binabayaran, katulad ng kasambahay, mababa ang kinikita niya. Kumpara sa mga lalaki, for example, na ang gumagawa ng mga similar na work, no, sa bahay. So ito yung sinasabi nila na hanggang ngayon, ito pa rin ba yung nakikita natin, nananatili sa ating lipunan? So let's have a little question, ano? Ngayon pong pandemic period na lahat kayo ay, okay, can you provide, okay, marami po margin na mga collection, no? You can, first, pwede po kayong humingi sa PCW, may mga materials po na pwede ilagay nyo sa library. And then, no, pwede ka rin kayong mag-search online ano yung mga reference material na relevant sa inyong specific studies para maging bahagi, yung mga gender studies po na pwedeng mailagay ninyo sa library collection. Okay, gusto kong tanungin kayo ngayon, dahil kayo ay nagtatrabaho na sa bahay, pandemic period, no? Nung araw, walang pandemya, wala tayong COVID-19, lahat tayo nasa trabaho. Yung iba sa atin, 8 hours nagtatrabaho, uuwi ng bahay, no? Mas mahaba pa yung oras sa traffic. Okay, ngayon, nasa bahay na kayong lahat, okay? Ano yung nararamdaman nyo ngayon nagtatrabaho na kayo sa bahay ngayong panahon ng pandemic? Do you feel that you're actually working longer hours at home, no? Kung 8 to 5 kayo dati, pagdating ba ngayon na pandemic na work from home kayo, yung 8 to 5 nyo ay 8 to sawa, no? Ganun ba yon? Kasi nga, minsan kahit na 11, nakakatanggap ka pa ng text, no? Yung mga ganun ba, no? Or minsan nga kahit Sabado at Linggo, nagtatrabaho ka pa, no? Wala na kayong ganun, no? Hindi na nare-respeto yung working hours mo at saka yung weekend mo. Wala na ganun kasi work from home na lahat, eh. Or, sa tingin mo naman, hindi naman, mas mahaba pa rin yung trabaho ko sa opisina. Okay, so ano po yung sagot natin? Okay, yes, no, ayun, ang laki ng ano, ni Roda, no boundaries, no. So may ganun talaga kasi, again, no, dumadating tayo sa punto na to na nakikita natin may benefits yung nagtatrabaho ka sa bahay kasi nakakasama mo ang pamilya mo, pero meron ding nakakayanan pa rin nating magbigay ng trabaho kahit nasa bahay tayo, pwede pala yun, ano, lalong-lalo na doon sa mga technical. Pero nakita mo na parang no boundaries, mas napapagod ka, mas nai-stress ka, nag-create ng mental stress sa'yo, plus may dagdag na gastos, aminin. Yung mga dating internet mo nasa opisina, one-to-sawang internet dito sa bahay, ang mahal kung naka-prepaid ka lang, ano, yung 2 hours na webinar ngayon, magkano babayaran 'yon, no? So those kind, ano, yung kung wala naman kayong sariling laptop, ano. So again, magagamit niyo 'yung laptop niyo, yung wear and tear plus yung kuryente, no, lalo na nung mainit. Alaka, no. Dati-rate nagka-aircon ka sa ano, ngayon sa bahay mo mapilitan ka mag-aircon, tumaas man yung gastos mo. Plus, dahil marami na kayo sa bahay ngayon, pati yung mga anak mo, no? Online classes na rin. Ay, nako Lord, sino sa inyo ang nag-aalaga sa online classes ng inyong mga anak? No? Meron bang gender dimension yun? Okay? So nagkakaroon ng ganun, ano? Galit na po mama ko sa kuryente, okay? So again, ano? So napaka-importante na tignan po natin. So ngayon nakikita natin, ano? Marami tayong dapat pag-aralan. May mga responses po tayo, no? Na binibigay na affirmative action sa unpaid care work. Katulad ng expanded maternity leave. Pero dyan sa expanded maternity leave, may option na yung 7 araw i-share daw sa mga tatay. Sabi nga ng ibang mga tatay, eh bakit naman kailangan pa namin kunin sa 105 days ng asawa namin yung aming paternity leave? Yung ibang bansa kasi pare-pareho, no? At saka yung 105, solo parent, no? Pati lang po yung nanay at tatay can avail of additional 15 days leave. So may mga ganyan po, no? Responses din po natin yung engaging men in gender equality work, no? Paano natin sila meron po tayong Responsible Parenthood Act, no? So we have that kind, no? We campaigned, no, na we can advocate for gender justice, positive notion, positive masculinity, yung sinatawag natin, no? Those are very very important. We are in a supportive relationship, lalo na ngayon yung may mga anak na online classes. Ano, sino po ba yung mas nababurden sa online classes ng bata, no? Pangatlo, so sabi na natin una, stereotype,
Pangalawa, multiple burden, nagkikreate na unpaid care work. And then pangatlo, meron tayong subordination. So sa usapin po ng subordination, no, women as the weaker sex, no, sinasabi natin, madalas nating naririnig, minsan haka-haka, sabi nyo lang yan, eh, ang dami-dami nyo nang successful na mga babae, sasabihin nyo pa, weaker sex kayo. Okay, ang pinanggagalingan po natin dito, sabi nga natin, historically, yung perspective, paggawa ng batas, no, ng kultura, nauna dyan ng mga kalalakihan, so may mga nananatili pa rin sa ating batas na ganun. Okay? For example, ano, may mga sariling batas, for example, sa Muslim community, sa Article 36, no, na nire-require sa mga asawa to obtain husband's consent to acquire property during the course of their marriage. So sa Muslim community po yan, pero maging sa ating Civil Code of the Philippines, no, sinasabi rin po that married women may be a guarantor of her property but still, no, required to seek husband's consent, lalong-lalo na sa usapin ng conjugal partnership, no, Article 2049 of the Civil Code. At sinabi rin ng Article 96, no, kung sakaling magkaroon ng disagreement under the Family Code, the husband decision shall prevail. Okay. So ito 'yung sinasabi natin, ano, na meron talaga, no, meron pa rin nag-exist na mga problematic na manifestation of subordination under our law, no. At sa usapin palalo ng marginalization, ng intersectionalization, mas nagiging matindi ito. Kasi it can be isolating and difficult, no, lalo na kung ikaw ay indigenous person, no, ikaw ay may kapansanan, nakakaranas ka ng ganito, into further disadvantage and deprivation. So, mas maraming layer of intersectionality, mas maraming situation ng vulnerability ang isang tao. Pero nga, sinasabi ko, hindi tayo nagtatapos sa problema, meron na po tayong mga batas, kailangan lang po nating i-appreciate at i-implement, no? May God plan and budget po tayo. Tignan po natin, pag-aralan natin paano natin siya ma-access at makapagbigay din tayo ng input sa ating mga government agencies, sa mga planners, paano nila ito magawa. No, taon-taon, kuwing nagkakaroon ng 14 iba't ibang kongreso, naglo-launch din po ng mga legislative agenda. No, ang Philippine Commission on Women in partnership with other civil service, civil society organization, interest groups, and advocates. No, iba-iba po yan. So marami na pong batas, yung solo parent law, yung senior citizen act, yung poor peace, yung kasambahay law, yung OFW law, bahagi po yan ng nilo-launch ng mga legislative agenda. No? At yung panglima, na very important, is gender-based violence. No? Which is the can interchangeably, no, with violence against women. Makikita po natin sa gender-based violence, no, sa panahon ng crisis, mas nag-i-intensify siya. So lumalabas po na nung March 17 to June 11 pandemic period, tumaas po yung incidence ng gender-based violence, no. Nakakalungkot po, no. Marami din lumabas sa statistic kung paano naging vulnerable ang mga babae at mga batang babae at lalaki, no. Binebenta sila online, makikita po ninyo 'yan, no, bentahan, no, ng laman, no, sa mga iba't ibang website. At violence can be perpetrated through various channels including electronic and digital media. So nandiyan po yung sexual harassment, ano, gender bullying, psychological abuse, yung nasa bahay ka, no, pero na-torture ka, na verbal, no, na mental abuse ka, no, prostitution, no, and then trafficking, sexual assault, and economic abuse. So, kayo po ba sa library, no, ano po yung inyong mga nararanasan, nakikita, nalalaman, na experience ng sexual harassment sa library, no? Madalas po nangyayari din yan, ano, nakakakita po ba kayo, nakaka-witness kayo ng stalking incident in the library o yung mga gender-based online harassment? Indecent exposure, nangyari na rin po ba yan sa inyong karanasan, sa inyong nalalaman sa pagtatrabaho sa library? O wala kayong alam na or walang nangyari sa inyo na may sexual harassment na nangyayari sa library? Okay? So, yun po, no? So, I wanted to ask you kung nagkaroon po kayo ng mga experiences, no? We either as a witness or knowledge, no? So,
masaya po kapag nan. Okay. So maganda po. Sana nga po ganyan. We maintain the space of the library as a sexual harassment free, no? But in any case, no, meron po tayong mga responses dito, no? We have the Anti-Bousy, we have the Safe Spaces Act, no? And right now, November po, it's a BOW-free community. Violence against women, gender-based violence-free community. So as long as we are, you know, perpetuating, no, the mechanisms that control gender role in our family, no, we are perpetuating gender bias in the school, no, we are also perpetuating gender bias as parents, teachers, media practitioner, then we are contributing dito sa 5, no, which is stereotyping, multiple burden, subordination, marginalization, and gender-based violence, no. Unknowingly, we can be contributing to that. So, napaka-importante po na tayo ay nagde-deconstruct, no, ng ating mga activities natin. We also redefine, for example, no, sa mga kalalakihan, yung concept ng masculinity. Okay. So, this is not a public property and decisions regarding this are mine and only mine to make. I understand yung ating session ay medyo mahaba, pero if you allow me to go na lang muna dito sa ating challenges, no? Okay? So, yung challenge po talaga sa atin is to look at the personal, no, and, you know, organizational challenges, no, for us, no? Sabi nga po, kung natatandaan nyo si Senator Flavier, natatandaan nyo po isa yun sa favorite na Senator ko sa si Let's Do It, no? Yung Let's Do It campaign niya, no? So at the personal level, importante that we start from our own body, understand how our own attitude and values perpetuate gender-based discrimination and stereotype. We educate ourselves about the issue and then confront and act on the issue and be a personal advocate, no? At the organization level, sana po, no, nag-check na rin tayo, no, yung mga pumapasok, babae ba to o lalaki sa library, no? And then at the same time, we attain balance in our own organization, no, top level in decision making, no? Sa library, again, no, baka pwede po tayo mag-post ng policies against sexual misconduct, discrimination, ano. So how do we talk about, no, kung kayo sa library ay nakakaranas ng, yung frontline library workers ay nakakaranas ng sexual harassment. So those are also important consideration. And then we also stop gender-based violence, gender-based discrimination in the communities and institutional practices, no? And, you know, make spaces for disadvantaged women, men, and girls. Treat each other as equal. So participate in your God plan and budget. And at the same time, ensure na yung ginagawa natin is really a form of advocacy so that we can work for the common good, no? Importante dyan, no? We continuously organize people, no? For transparency, no? We share power and control, na lahat tayo accountability, sama-samang gawain, sama-samang pagdidesisyon, sama-samang benepisyo, no? So those are important, no? That there is commitment, no? Continuously, consistently ginagawa natin, and that we also continue to celebrate our success, no? So kung babasahin po natin ito, no, no? Kung gusto niyo pong picturean, no, no? If you read this, sasabihin niyo na parang ay, no? But the challenge here is that you read it from the bottom to the top. Sorry, because I understand na malapit na po yung oras, no? And I just want you to bring it, you know, at home, or you're probably already at home, and then read it back, no? And you see na things that are constructed can be deconstructed, no? Pwede nating mabago. Pwede nating mabago. Anyone can be gender sensitive, no? For while tayong mga tao ang lumilikha ng ating tayo ang sineshape tayo ng ating culture natin, ano? Huwag nating kakalimutan na tayong mga tao ang lumilikha ng ating kultura. We can change the way we do things, no? Importante lang, tayo ay may respeto sa isa't isa, no? Tayo ay may respeto sa pagkatao, maging sino man sila, no? Nandun pa tayo sa stage na hindi pa natin tanggap, no? Yung iba't ibang mga tao, pero importante nire-respeto. At hindi natin ginagawang hadlang yung pagkakaiba natin para hindi natin sila bigyan ng equal opportunity, no? So, if we want to have children, no, generation that are self-controlled, no,
not violent free, violence free, no, but you know, gentle, control, loving, responsible, no, then we have to walk our talk. Sabi nga natin, redefining the new macho, no? This is for me the new macho. Okay, so if you want to have more you know, people coming in, no, I'm sure yung mga tatay nakakaranas din sila na bakit ako kinatatakutan, ano, ako ay tatay, ako ay mag-aalaga. And if you want to do that, no, wag po kayong matakot, no, na magpalaro ng manika, no, sa inyong mga anak na lalaki. Just because they are boys doesn't mean they can't be gentle and caring, no. So yun po, no, I'm sorry, meron po, actually meron po ako isang presentation, pero because of the time, no, I'm sending the PowerPoint, the PDF version, ano, kasi that's our ano sa amin, eh, but I'm sending the copy, the PDF version to be given to you, no. Ang isa sigurong mga pwede niyong balikan dun sa presentation ay yung tungkol po sa library, no. Itong portion lang po na to, no. Ito lang po yung gusto kong bigyan ng emphasis niyo, yung gender divide sa library po, no. So I want you to look back, read, no, pag-aralan pa po natin kasi baka may issue and concern na pwede pong maging bahagi ng God plan and budget nyo sa library. Sana po kasama kayo sa God planning and budgeting ng organization, no. At magkaroon pa po tayo ng mas maraming pag-aaral para ma-address po natin yung gender divide in library. Saludo po ako sa inyo lahat ng mga librarian, dahil po sa inyo ay marami po akong natutunan at malaking tulong po kayo sa mga estudyanteng mga nag-aaral at mga professionals na gustong magpatuloy na mag-aaral. Kaya mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po. Thank you, Ma'am Gichelle, for that very informative talk. Ang dami po naming natutunan ngayon. And sana kayo din, aming mga participants. Bottom line is, sa lahat ng sinabi ni Ma'am, is tayo magkaroon ng respeto sa bawat tao. So it doesn't matter kung ano yung gender identity nila, or kung meron man po silang mga disability. So, tulad nga po ng winner workout, I think, or I believe lahat tayo, we are aiming to have our libraries be inclusive sa lahat po ng clients, no? So, Ma'am Gichelle, ready na tayo for questions? Thank you. Sorry po, masyado palang marami yung aking nalagay na topic. Nasanay po kasi ako na ganun. Una kasi inisip pa 2 hours yung aking talk. Anyway, but I mean, I was able to impart knowledge naman po sa inyo. Mm-hmm. Yes, ma'am. Actually po, marami po talaga kaming natutunan ngayon. And even our Facebook live viewers, yan. So, very positive din po ang mga sagot nila. And we are very happy, really, to have you with us today, ma'am. So, I'll be start asking the questions, ma'am. Yes, please. Okay. So, ang first question, ma'am, is from... Archie Suma. So, ang question po is, na-amend na po ba ang RA 8972 Section 8? Kasi 7 days pa rin po ang leave. Sa paternity leave ba yan? I think so, ma'am. Oo. Ang nakalagay lang po kasi sa yung 105 days po, nang kunyari may asawa ka, partner ka, no, siya nagbubuntis, yung 7 days doon mo po sa kanya. Kaya nga challenge siya, no, paano yung male engagement sa advocacy. So I really encourage yung mga kalalakihan natin, male engage in sexual rights, reproductive health care, promoting of maternal care and child care, no. Come together and say na bigyan nyo kami, no, gusto nyo i-account kami para magsumuporta, then you give us also policy consideration, no, para i-expand ang paternity leave.
May mga sa ibang bansa po, no, actually kung 1.5 days yung babae, kung 3 months ang babae, 3 months din ang lalaki. May ganun. Ang kaibahan lang po nila, no, sa kanilang bansa, hanggang 2 lang yung anak. Kasi ang norm, again, sa lalaki, nagpapabasectomy. Dito sa atin po, hindi. At pwede pong ang babae, habang ang isang babae, ay 2 beses ang pwede pong putis at mga nasa loob na 1 taon. Ano? Kapag nagpang-abot yung 2, ang lalaki pwedeng araw-araw makabuntis. Ano? Depende sa kanyang fertility. So may usapin pa rin kasi tayo ng gano'n. Ano? Kaya siguro natatakot yung gobyerno natin na mag-expand. Pero I think, ano, hindi naman... nangangarap din po ako na umabot ng 1 buwan kasi importante rin ang support ng partner sa pagbubuntis at panganganak, no? At saka nami-miss niyo yung ano, yung mga joy, no, na dapat nandun kayo habang nakikita niyo yung inyong anak. Okay? Again. Okay. So thank you, ma'am. And next question po from Sir Rob Justin Reyes Acero. Bakit po may mga nababasa akong kontra sa SOGI bill at sinasabing empowerment ito at hindi equality? Maraming salamat po. Ayun nga po, kaya po talaga tayo nagsasabi ng gender sensitivity kasi hindi po talaga, iba-iba yung gender journey ng ibang tao. Eh, no? May mga tao na nandun na sa panahong tanggap na nila, yung diverse SOGI SC, no? May mga taong ayaw nila kasi yung traditional na pananaw o kaya yung paniniwala na galing sa pananampalataya sa simbahan, ano, parang nakaka-apekto ito dun sa kanilang pagtanggap. But recently, no, even Pope Francis, no, predominantly Catholic po tayo, but recently even Pope Francis talk about embracing, no, people of different type of SOGIs, no. So yung SOGIS, no, this anti-discrimination bill talks about empowerment, no, pero ang empowerment po hindi po siya manggagaling sa iba, dapat manggagaling siya sa atin, ano, dapat maramdaman kasi kahit may mga polisiyang ganyan, kung hindi mo rin siya nararamdaman at sinasabuhay sa puso mo at hindi ka rin nagre-risk of coming out, ano, kasi disempowered ka, no, merong personal na pinagdadaanan ng empowerment, no. So but it is what you called what an affirmative action, no, na dahil ang empowerment is a personal thing to everyone, unique to each individual, no, yung empowerment, may kanya-kanya tayong kung paano tayo mag-empowered, pero ginagawa natin ang affirmative action nang sa gayon yung mga naiiwan ng sektor, no, na dahil nagkakaranas ng diskriminasyon ay may mga batas tayo na pwedeng magproteksyon sa kanila. So iyan po yung ano, iyan po yung ginagawa. Sa SOGSC kasama na po tayong lahat doon, na hindi lang po yung LGBT, lahat na tayo nandoon. Parang inexpand po yung LGBT para maging SOGSC para lahat tayo magkakasama, iba-iba tayo ng sexual orientation, gender identities and expression. Thank you, Luis Carlo, no. Okay, sige po, pag may mga nakita po ako mga material, ipapadala ko po kay Lynn para po ipadala po sa inyo. Okay, thank you, ma'am. And another from Ma'am Agnes Barsaga. Ma'am, may permission na ba ang same-sex marriage dito sa Pinas? Wala po, no. Sa batas po natin ay hindi pa po siya pinahintulutan. Ang batas po natin ay based on heteronormativity. Kaya nga po may anti-bawsi tayo, di ba? Women and children. Halimbawa, kung ako ay transwoman, o sila Bibi Gandang Hari, for example, ang tingin ko sa sarili ko, babae ako, no? So nakipagrelasyon ako sa isang lalaki at binugbog ako ng karelasyon ko. At pupunta ako sa anti-bawsi, no, para sabihin na huwag siyang lumapit sa akin kasi sa anti-bawsi, bibigyan ka ng barangay protection order. Unfortunately po, kahit po siya ay transwoman at ang tingin niya sa sarili niya ay babae, hindi po siya mabe-benefit ng batas dahil ang ating batas nakatingin pa rin na ang biological sex niya ay lalaki. So ganun din po, kapag nakulong po yung mga transwoman, ano, pupunta pa rin po sila sa kulungan ng mga lalaki and it will create problem, ano, kasi syempre iba po yung itsurang babae, katawang babae nandoon sa kulungan ng lalaki, no, at sa kulungan ng lalaki madalas din po nangyayari yung ano, di ba, may mga sexual ano abuses din na nagaganap, nakikita na madalas din po na nakikita natin yan at naririnig, no, so those are very important consideration na sana po ay matignan po natin na ano. So yung same-sex marriage, ang sagot po dyan, hindi pa po yan pinapahintulutan ng ating batas. Okay.
Thank you, ma'am. So, hindi pa po pinapahintulutan sa Pinas ang same-sex marriage. Ma'am, tanong ni Sir Ross Rama, are you in favor of SOGIE Bill? Okay, ang SOGIE SCB po, personally, wala po akong issue, no? I remember there was one training that I have, no? Meron pong isang trans woman na hindi niya malaman kung saan siya matutulog, no? Kasi nga, hindi komportable, for example, yung ibang lalaki, nakasama siya sa kwarto, at hindi rin komportable rin yung ibang babae. And then I told, matulog ka sa ano ko, kwarto ko, I don't mind, no? Ako po ay walang issue, no? Sa SOGIE SCB. Ang ayoko po ay violence. Yun po ang ayoko. I'm against violence. But I'm all for equality, equal opportunity to everyone. Okay. So, ayan. Next, kay galing kay Sir Migo Jose. So, ang lalaki ang nagtatrabaho sa pamilya, tapos ang babae ang ilaw ng tahanan? I think this is one of the stereotype issues for genders. Tama po kayo. Ayan po yung isang stereotype. At dahil ang babae ang ilaw ng tahanan, no, nagkakarana siya ng multiple burden sa unpaid care work. Ang lalaki naman, dahil siya ang yung ano ng tahanan, ano, yung pagtatanggol niya sa kanyang mga pamilya sa panahon ng giyera, no, una siyang pinapatay, no, sa panahon ng kalamidad siya rin yung nagiging casualty kasi siya yung nailikas na yung mga babae at mga anak, no, siya yung bumabalik pa sa bahay para magbantay. Ayun, natabunan ng mga lupa, no. May mga marami pong kasong ganyan. Eh ang pumatay ba sa kanya yung disaster? No. Ang pumatay sa kanya yung gender norms niya na nagsasabing kahit nilikas ka na, babalik ka sa bahay mo because part of your gender norm as men ay bantayan mo yung property and lives, no? Yun eh. So sometimes, you know, problematic gender norm skill. Kaya to the point na yung ibang ano po, nagdadala na ng mga ano, ng mga armed group para lang maialis yung mga lalaki kasi ang hirap-hirap po nilang tanggalin dahil yung gender norms nila parang kailangan nilang proteksyonan pati yung property aside from saving the lives of their family. Ayan. Okay, so actually, siguro at some point in our lives, nakaranas din tayo no, ng mga gender issues na nabanggit na rin ni ma'am. So, with this, and sa lahat din ng mga natututunan natin about gender issues, mga gender equality, we hope to provide better service naman sa ating library, no? And then we have another question, ma'am, from Miss Nancy May Batyon Umandam. Ang tanong niya, ma'am, should women be empowered? Can women empowerment equate to equality? Thanks po. Okay. Ang sinasabi po natin, God mainstreaming, yung ginagawa natin sa gobyerno, ay dapat nagpo-promote ng gender equality. Pero meron po tayong tinatawag na gender equity should be the driving force to promote gender equality. Pag sinabi po natin gender equality, hindi sa lahat ng pagkakataon, pantay-pantay, 50-50. Minsan nagbibigay tayo ng affirmative action kung sino yung mas nangangailangan, kung sino yung nakikita nating mas disadvantage para napopromote natin yung equal opportunity para sa lahat. So, importante, kaya importante po yung na-apply natin yung gender analysis. I hope magkaroon po kayo ng session sa gender analysis para po ma-appreciate nyo ano ba yung talagang nangangailangan. Kasi, halimbawa, lalaki ako, disadvantage eh. At dapat po parehong tinitignan yan, no? Kaya, magiging empowered ka lang, no? Kapag ikaw ay nakakakuha ng ilang pag-alaman at nagkakaroon ka ng kapasidad na mag-desisyon at umaksyon. So, lahat ng taong may desisyon, umaaksyon. Alam natin yan. Because sometimes, situation can be disempowering, especially if you are not in the position of power and control. So being empowered, no, you know, minsan kailangan mo rin ng mga affirmative action para kahit maliit ang boses mo, kahit konti ka lang, opportunity para mapakinggan ang iyong boses. Okay? Thank you very much po sa question. Ayan. Okay. And then ayan, so may mga nakukuha pa rin tayo mga interesting questions. Another question, ma'am. Kung meron pong anti-vowsy, meron din po bang anti-violence against men?
Okay, meron po sa ang anti-bawsi is an affirmative action. Again, kasi marami sa ating statistics, babaeng bata, nakikita natin yan araw-araw. Pero hindi po tayo bulag at bingi. Alam natin na may mga lalaki na nakakaranas ng gender-based violence. At meron po siyang protection under the revised penal code, under the family code, no? Battering, so meron po yan physical violence, no? Lahat po yan nandiyan dyan. Nagkataon lang na nagkaroon ng anti-bawsi pagdating sa babae kasi mas marami sila, no? Mas marami sila. Ang encouragement po natin sa mga kalalakihan, no, lumabas, magsabi, magsubong kung nakakaranas ng violence. Ang problema po ang gender norms ng kalalakihan, pag kayo nagsusumbong, nag-gender bullying po kayo, no? So kailangan din po, marami rin pong dapat tignan paano po makawala din sa gender bullying ang mga kalalakihan. So sayang kulang yung oras natin, ano, pero maraming examples ng struggle ng mga kalalakihan na biktima ng gender violence. At nakikita rin natin ang simpatya, no, sa mga babae. Pero pag lalaki, no, may ganun din. May double standard, kumbaga. At ang batas, no, wala man po kayo sa anti-bawsi, meron po kayo sa revised penal code. No? Meron po tayo dyan. Maraming salamat. Okay, ma'am, follow-up question, ma'am. Kasi sa mga police stations, meron po silang women's desk. Tama po. So saan naman pupunta yung mga lalaki? Kaya po tayo nagkakaroon ng women's desk kasi kung ikaw ay nakaranas ng violence, no, yung rape for example, kakausapin mo ay lalaki. Sa halip na magsalita ka, hindi ka magsasalita. Lalo na kung victim blaming. No, yun kasi yung isang na ano, kaya hindi nagre-report ang mga babae. So establish ang women's desk, sinanay sila para maging sensitive, para yung babae hindi matakot magsalita, lalo na kung bata, no? Women's and children's desk po yan, lalo na kung bata, regardless babae o lalaki. So kung lalaki ka, gusto mong magsumbong, ang kaharap mo rin ay lalaki, no? So again, pero ibig sabihin yan, dapat may sensitivity, no? May sensitivity din sa issue. So maganda pong pag-usapan yan sa tingin ko, napapanood, lalo na kung maraming karanasan ang mga kalalakihan. At dapat po, sa batas kasi, bago yan maisabatas, marami pong mga pinagdadaanan. At yung number ng statistics, magsasabi po yan, bakit natin kailangan mag-take ng affirmative action. So again, I encourage more men to be involved in gender equality work kasi marami din po kayong mga gender issues and concerns, especially when it comes to gender-based violence. Okay. Related question, ma'am. From Sir Ulysses Padrilan. Ma'am, ano po pwedeng gawin kung ang lalaki ay physically abused by a woman o nananakit na babae na nagsasama pa lang? In short, live-in partner. Sino ang sinasaktan? Babae, lalaki? Yung lalaki daw po. Okay, kung ang lalaki po sinasaktan, meron po kayo sa revised penal code. No? Pwede po kayo magreklamo. Physical battering, meron po yan. Or unjust vexation kung salita-salita. No? So yun. Meron po kayong mga pwede maging under the law, no, pagdating dyan. Pero mas maganda po talaga, no, yung norms magbago. Kasi babalik kahit ka magkaroon ng ibang relasyon, ganyan na naman yung mangyayari. No? Kaya importante sama-sama tayong nagtatrabaho to change problematic gender norms. Ayan. And then may kasunod din po na tanong. Ang tanong is, kung sa pamilya parehas ang couple na may stable job, paano kung babae lang ang nag-shoulder financially for the family? Masasabi ba itong pang-aabuso on the part of the wife? Okay. Meron po under the anti-bawsi na economic abuse, which is different. Ang context po ng economic abuse sa anti-bawsi law ay kung inabandon yung bata at hindi binigyan ng suporta, no? Pwede kang mag-claim under economic abuse. Pero halimbawa, no, sa loob ng tahanan, hindi nagtatrabaho ang lalaki, no? At ikaw lang yung pinagtatrabaho, pero halimbawa, nagtatrabaho ka pero yung lalaki ang gumagawa na unpaid care work, no? Ibig sabihin yung trabahong pambahay na ano, siya ang ginagawa para ikaw naman ay nakakapasok sa trabaho. So meron siyang tinatambal na trabahong gawain dun sa trabahong kumikita. So I think pwedeng pag-usapan niyo yan na ano, unless, no,
unless talagang sinasadya niya na hindi siya parang ano ito, term natin, batugan lang ba? Yung ganun ba? Sorry for the term, ha? For the lack of a better term. Siya ay parang wala talagang ginagawa, parang batugan lang sa bahay. Then that could account as an emotional abuse, no? Sa bahagi ng babae. And that is covered under anti-bawsi. Okay? Kasi pwede siyang emotional, physical, verbal, spiritual, and economic. Yan po yung mga dimension ng mga abuse under the anti-bawsi law, even considering po yung intimate relationship. Yung living partner po, nasa intimate relationship, covered po yan ng anti-bawsi. Mm-hmm. Okay. Thank you so much, ma'am. And then another question. Okay. From Sir Romel Relion, how can we empower school administrators to emphasize gender equality in the recruitment and selection of plantilla positions or even in higher positions in the government? Yes, thank you very much. That's a very, very good question. Kaya po tayo nag-gagad mainstreaming, no? Kasi kailangan natin i-influence yung processes natin. Kasi minsan yung gender norms natin yung nag-dictate dun sa selection, ano? Kaya, you know, hindi po natin kayang gawin yung mga nandito sa level na matataas. Pero as God focal point system, pwede po tayo mag-create ng communication strategy, no? Paano natin masensitize yung mga nasa top level position at mapaalala sa kanila ng part of the tenets of good governance is gender responsive governance, no? Sa HR naman, sa bahagi ng HR, dapat magkaroon po ng gender equality mapping, no? Integrating gender equality. So, usapin po ng Civil Service Commission, meron na po sila na to. Gender equality, disability, and social inclusion in the four pillars of human resource development. Dapat po maggawa kayo ng mga gender equality, social inclusion policies. So, it's not enough na meron tayong mga international law o national law na nagsasabi. Dapat nilo-localize nyo po ito sa konteksto ng inyong organization para po mas nagiging powerful yung batas according to our local context. So thank you for that question po kasi dapat yun harmonize eh. Sama-sama natin ginagawa yan para talaga mabago yung mga pananaw. Mm-hmm. Okay. Thank you so much, ma'am. And we have here the final question from Sir Luel, sir or ma'am, I don't know. Depende na pala, hindi na pala nakadepende sa pangalan ngayon ang... Oo nga. Kasi kapag transwoman, no? Okay. Correct pronoun. Tama ka dyan. Okay, so sabi po dito, ma'am, kamakailan po ay may nabalitang nambuli na matandang babae sa isang member ng LGBTQ. Ano po yung mga kasong pwedeng kaharapin ng mga ganong tao na nambubuli at nananakit sa mga member ng LGBTQ? Okay. Ito po yung isang balita dyan, ano, hindi lang sa LGBTQ, para sa lahat, pati po mga lalaki, no? Kayo po ay covered na ng batas ng RA 11313 or Safe Spaces Act, no? Meron tayong tinatawag na gender-based street harassment, kung nangyari po yan sa public spaces, ano, sa public street, at kahit po online, ano, gender-based online sexual harassment. So I will encourage sa part of your webinar series, pag-usapan nyo po yung Safe Spaces Act kasi napaka-importante niyan kasi yung mga sexist slur, no, yung misogyny, hatred of women, ano, transphobic remark, yung mga ganyan, ano, those are very very important things na dapat malaman natin kasi yung ibang tao bastos kaya harasser pero may ibang tao thoughtless moment, ano mo yon, na parang ay kasi ginawa niya, ginaya ko lang, parang ganun, 'di ba? So and then nagkaroon na ng kaso ng ano, ng harassment and insensitivity. So important na mabigyan po tayo ng tamang impormasyon, no? Paano tayo we can be more sensitive kasi seryoso ang batas, no? Merong level 1, level 2, level 3 na bahagi ng offense mo, bukod sa magbabayad ka, mag-GST ka. Susunod, mas malaki ang babayaran mo, susunod, kulong at bayad na, no? So dapat po alam po natin yan kasi kung in-implement po yung batas, it's considered as a criminal offense. Okay. Ayan, thank you so much, ma'am, for answering all the questions.
And nasagot naman po, ma'am. And for those who are asking about the copy of Ma'am Giselle's presentation, as mentioned, ipapadala po namin sa inyong emails yung presentation ni ma'am. Yeah. At so, pasensya na po, may portion doon na hindi ako natakot kasi yung oras ko po ay ano na, na hindi ko na project na okay. Hindi ko pala kakayanin i-discuss ng ganyan. Anyway, nandun naman, mababasa nyo naman po and it will help you also. Okay. And then, salute daw, Ma'am Roda, our interpreter. So you can also get in touch with Ma'am Roda, our interpreter, kung kailangan nyo po ng interpreter sa inyong mga webinars. Okay, so let's move on sa ating mga viewers and Zoom participants. Huwag po muna kayong mag-leave. We will be having first the virtual awarding of certificate to our resource speaker to be awarded by our supervising science research specialist, Ma'am Linderlip M. Maglaki. And then this will be followed by the evaluation. Okay. Thank you. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you po for listening. 'Good afternoon, everyone. So, good afternoon, Ma'am Gichelle. Gandang hapon. So, gandang hapon po. In behalf of the Department of Science and Technology, Science and Technology Information Institute, we would like to present the Certificate of Appreciation to Maria Gichelle A. Cruz for being the resource speaker in the webinar entitled Introduction to Gender Sensitivity for Librarians, given this 10th day of November 2020 via Zoom, signed by our director, Director Richard P. Burgos. So Ma'am Gichelle, thank you very much po sa pag-share po ng inyong expertise on gender and development. And then also, thank you to all of our participants for this day. So, syempre, hindi namin kayo makakalimutan, in behalf of the Department of Science and Technology, Science and Technology Information Institute, we would like to present the Certificate of Participation for having participated in the webinar entitled Introduction to Gender Sensitivity for Librarians, given the 10th day of November 2020 via Zoom, signed by our Director, Director Richard P. Burgos. So thank you po sa inyong lahat. Sana po magkita-kita po ulit tayo tomorrow para sa ating AM session. So again, thank you very much and stay safe. O, tama po. Ingat po kayo. Maraming salamat. Okay, so again, thank you so much, Ma'am Gichelle. And next, ito na po yung ating evaluation. Okay, so you can screenshot po para makuha niyo po yung ating link and the webinar code. You can answer this one later kung hindi niyo po mahaharap ngayon. And lahat po ng mga sasagot sa evaluation form, sila lang po yung mabibigyan natin ng e-certificate. Ayan, so maraming salamat po. And tomorrow, we will be having our morning session. So isa lang po ang session natin bukas ng umaga. That is entitled Improving Library Services Using Google Collaborative Tools. This will be discussed by Ms. Maricel C. Paya, the Knowledge Management and Information Technology Service from the Department of Health. Ayan. So, ingat po sa inyong lahat. And wag, ay, okay, sorry po, bago ko po makalimutan, we are also celebrating the 2020 National Science and Technology Week with the theme Agham at Teknolohiya, Sandigan ng Kalusugan, Kaayusan, Kabuhayan at Kinabukasan. So the general program of activities for November 23 to 29 is as follows. Okay, so for November 23, meron po tayong virtual opening ceremony and presser. And then, we will be also having different sessions. Pwede po kayong mamili din kung ano yung mga gusto nyo pong i-watch. This will be, we will have a simulcast sa
live streaming pa din po ng Facebook page ng STII, but not STII Library, but the department. Yun po. Hey, so thank you very, very much. And see you again tomorrow. Ingat po sa inyong lahat. Okay. Yung link po pala bukas for the session, i-email po namin sa inyo. Sa lahat po ng mga nag-register for tomorrow's session. Ayun po. Okay, thank you so much. Pakisabi na lang po sa mga kasama niyo po na hindi nakapasok ngayon, we are very sorry for the inconvenience. Hindi po sila nakapasok sa Zoom natin. Hopefully nakapasok or naka-join sila sa ating Facebook live streaming. Okay, thank you so much. Thank you.